أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. So إن شاء الله سبحانه وتعالى ay ating pag-aralan at ipagpatuloy natin ang ating discussion na may kaugnayan sa Sira an-Nabawiyya. At yun nga ay hindi pa natin natapos no ang pagtatalakay sa pamilyang pinagmula ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yun nga ating inuna si Hashim, dahil batid natin na si Hashim ay pinanggalingan ng Quraysh. Ibig sabihin, dito ika nga, dito nag-ano ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa tirata na lulo na walang iba kundi si Hashim. At of course, mga kapatid, at natalakay natin din at inumpisahan natin yung pagtalakay kay Abdul Muttalib, na kung saan siya yung isa sa mga anak ni Hashim, isa sa mga anak ni Hashim. At tulad ng sinabi natin nung nakaraan na si Al-Muttalib na kung saan ay kapatid ni Hashim, no, na siyang uncle ni Abdul Muttalib, yun nga ay binawi niya yung anak niya na walang iba kundi si Abdul Muttalib. Cool? So huwag kayong malito sa pagitan ni Al-Muttalib at saka ni Abdul Muttalib. Okay? Dahil si Al-Muttalib ay kapatid ni Hashim, na siya namang tiyuhin ni Abdul Muttalib. Okay? At si Abu Talib naman ay tiyuhin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siyang kapatid naman ni Abdul Muttalib. Okay? So minsan nakakalito 'yan. Okay, nakakalito 'yung mga pangalan na 'yan. So yun nga, mga kapatid, tuloy na sinabi natin na si Hashim, so bakit siya pinangalan ng ano, bakit siya tinawag na Abdul Muttalib? Dahil nga si kinuha siya ni Al-Muttalib, oh, mula sa Madina nung nalaman nga na namatay na si Hashim, kaya siya ay nagpunta ng Madina para kuhanin si Abdul Muttalib. Na ang kanyang pangalan, sino ba ang pangalan ni Abdul Muttalib? Ano ang kanyang pangalan? Shaiba. Okay, bakit siya Shaiba po? Bakit siya tinawag na Shaiba? Kasi maputi ang buhok niya nung pinanganak siya. Okay, bakit tinawag na Hashim si Hashim? Tagaputol ng pan. Siya yung tagadurog ng ano. Kasi siya yung nagpapakain. Siya ang kauna-unahang nagpapakain ng pinapay. Tagadurog ng pinapay. Nagkakrush ng pinapay. Tagadurog ng pinapay. Mashallah. Diba? Ibig sabihin, ang ibig sabihin ng Hashim ay tagagawa at tagadurog ng pinapay. Kasi nga ang Hashim ay fi'lu, fa'il ng tinatawag na hashama. Okay? Parang fa'ala, fa'il. Daraba, darib. So, hashama, Hashim. Okay, yun ang ibig sabihin ng tinatawag na Hashim. Subalit, ano ang kanyang totoong pangalan ni Hashim? Amr. Ha, si? Si Amr. Si Amr. Okay, siya ay si Amr. Okay, saan binawian ang buhay si Hashim? Madina? Sa lugar ng sa Madina. Hindi sa Madina. Oo, sa Damascus. Saddam, sa Yaman, pati ng Yaman. Palestine. Anong Yaman? Paano nagpunta ng Yemen? Ay, yawa. Sa Saddam. Sa Gaza po, anong Palestine. Sa Gaza. Sa Gaza, Palestine. Sa Gaza. Di ba, siya ay nag-asawa sa nung bumunta na ng Syria, tapos pumunta na Syria,
Nung umuwi na siya ng Makka, hindi siya nakapunta ng Makka, dumamo na ng Madina at doon siya nakapag-asawa kay Salma bin Anar. At pagkatapos, sa halip na umuwi ng tinatawag na Makka, pumunta ng tinatawag na Syria muli at doon nga siya binawian ng buhay sa Gaza. Ay do, nasaan na kayo? Okay? So, yan yan. Okay. Okay. So, ngayon, yun nga, so siya ay naging, nagkaroon ng tinatawag na anak. So, doon, naging ulila si Abdul Muttalib. So, walang idea nga yung mga taga-Makka kung ano ang nangyari kay Hashim hanggang sa nabalitaan nila ang nangyari sa kanya at nagkaroon siya ng asawa at pamilya. Kaya, pinuntahan niya ngayon ni Al-Muttalib doon sa tinatawag na Madina si Abdul Muttalib na siya ay siya si Shaiba. Ayun yun. Kasi nga, anong rason kung bakit pinuntahan ni Al-Muttalib si Shaiba doon sa Madina nung siya ay bata pa? Dahil meron siyang mahalagang katungkulan na dapat niyang gampanan na naiwanan ng kanyang ama. Ay, sa Makka. Sa Makka. Okay. Masyara tabarakallah. Kasi nga, syempre, ay si Hashim nga nag-iwan ng isang malaking tinatawag na tungkulin. Diba? So, syempre, parang ano ba, monarchy yan eh. Parang para sa ganun, kung sino yung nakatalaga doon, kung sino yung papalit sa kanya, siya yung mula sa kanyang pamilya, mula sa sumunod sa kanya. Diba? At yun yung naging tradisyon ng mga Arab noon. Kahit until now, ito ay adapted pa rin ng mga which is sa mga Arabo dito, especially dito sa tanatawag na Saudi Arabia. Kaya makikita natin yung mga monarchy, no? Yung mga lahi, saling lahi nila, sila yung mga sabihin natin na authorized, na namamahala sa community na ito. Okay, so now yun nga, so hanggang sa namatay nga si Al-Muttalib, ang tanong, saan naman namatay si Al-Muttalib? Sa ano yung sa Nardaman? Yemen, sa lupain ng Yemen na tinatawag na Radman. Okay? Radman. Sa Radman. So, yun yun. So, nung siya ay pumunta doon sa tinatawag na Yemen at bilang paglalakbay na bilang isang tinatawag na mga nanakal. Okay. At yun ay, at doon tayo nagtapos mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay. Of course, nung tinatawag na namatay na si Al-Muttalib, nung siya ay binawian ng buhay si Al-Muttalib na kung saan doon yun sa tinatawag na Radman sa lupain ng Yemen, ay inagaw ito na ngayon. Siyempre, nagkagulo na yun noon kung sino ba talaga yung tinatawag na sabihin natin na mamala. Siyempre, yung mga Arabo noon din, nandyan pa rin sa kanya yung gahaman pagdating sa pagdating sa tinatawag na sa patatungkulan. Ika nga, mataas na katungkulan sa lipunan. So, pati magpapamilya ay nag-aagawan sila. Sila ay sabihin natin nagpapatayan dahil lamang sa katungkulan. Kaya naman nangyari, nung namatay si Al-Muttalib, inagaw ng sapilitan ni Naufal ang mga responsibilidad at tungkulay na dapat sana ay mapunta kay Abdul Muttalib. Kasi si Abdul Muttalib ay siyempre ay para bagang lumalabas si Abdul Muttalib ay parang stranger. Ika nga dyan sa Makka kasi nga siya ay sabihin natin lumaki ng Madina. Okay? Sa kanyang ina. At sa kanya tinatawag ang ina na walang iba kundi si Salma. Now, inyo, sino ba itong si Naufal? For your information, si Naufal, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ay walang iba kundi mula sa tinatawag na anak ni Abdumanaf. Okay? Mula sa mga anak ni Abdumanaf. At si Abdumanaf, siya yung tatay ni Hashim. Okay? Alam natin si Hashim, no? Na siya ay si Amar, na kung saan ay mula sa sabihin natin, pangalawang lolo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So si Hashim, isa sa kanya mga kapatid ay si Al-Muttalib at saka si Naufal. So itong parihong tiyuhin ni Abdul Muttalib. So syempre, alam natin mga tiyuh, pati mga tiyuhin ay nagpapatayan noon pa man, ika nga. Sabihin natin, nag-aagawa ng property, nag-aagawa ng tungkulin, at iba pa mga bagay, di ba? Yan, magkakapatid yan, si Hashim, si Al-Muttalib, si Abdushams, si Naufal, si Tumadir, si Ahaya, Ulaya, Raita, at saka iba pa mga kapatid ni Hashim. Okay? Na kung kaya sapilitang inagaw ni Naufal, ang mga responsibility, kasi inagaw ng kapatid ni Hashim, sabi ako yung kapatid, ako yung dapat na sabihin natin mamahala
sa Makkah, nasa akin dapat yung authority, o kasi apagkat ako yung kapatid. You know? So, lahat ng mga responsibility at tungkulin na dapat sana ay mapunta kay Abdul Muttalib ay inangkin, inagaw ng sapilitan ni Naufal. Kaya humingi siya ng tulong sa mga kalalakihan ng Quraysh na kampihan at ipagtanggol ang karapatan ng kanyang tiyuhin, subalit tumanggi at umiwas sila sa pagbibigay ng anumang uri ng suporta alinman sa kanila sa nagsabing, hindi kami maghihimok sa iyo at sa tiyuhin mo. So itong si ano si syempre si Abdul Muttalib ay wala siyang ibang kakamping malapitan kundi yung mga katribu din niya. Okay, yung kanya mga tinatawag na katribu mula sa mga grupo ng Quraysh. Okay, mula sa kalalakihan ng tinatawag na Quraysh. Kasi nga may mga ilang mga tungkulin din naman na naiwan si tinatawag na sabihin natin Al-Muttalib. Okay, at yun ang gustong agawin ni Naufal. Subalit ang gusto ni Naufal lahat ay halos ay ibigay sa kanya ang authority. Okay? Kahit pa yung mga dating sabihin natin yung pamamahala na ginagampanan ni Hashim ay gustong angkinin ngayon yung tinatawag na angkinin Naufal. Diba? Angkinin ni Naufal. Kaya yun. So ang ginawa ni Abdul Muttalib ay humingi siya ng tinatawag na reinforcement. Subalit tinanggihan siya. Siya ay tinanggihan. Siya ay hindi pinagbigyan sa suporta na gusto ni Abdul Muttalib. Okay? At bagkus sinabi pa nila na hindi kami manghihimasok dyan sa bagay na iyan sa iyo at sa tiyahe at sa tiyohin mo. Kayo, kabahala na kayo kung paano isurba yan. Basta kami, manahimik lang kami dito. Okay? So, yun yung bagay na kung saan ay talagang sabihin natin, na-disappoint kumbaga si Abdul Muttalib. Sa pagkakataong iyon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, so, mulat siya. So, anong ginawa ni ano? Ang ginawa ni Abdul Muttalib, siya ay gumawa ng liham, sumulat siya sa kanyang mga tiyuhin sa ina. Okay, kung walang tutulong sa akin mula sa father side, then ako ay magbabaka sakaling humingi ng suporta, no, at doon sa aking mga sa angka naman ng aking ina doon sa Madina al-Munawwara na walang iba kundi si Salma. Okay, so yun, so ang ginawa ngayon ni Abdul Muttalib, gumawa siya ng tinatawag na liham. Okay, at pagkatapos pinadala na ito mula sa tinatawag na Madina. Siya ay humingi ng suporta mula sa tribo ng Banu An-Najjar. Kasi ang Banu An-Najjar, ito yung tribo ang kinabibilangan ng kanyang ina na walang iba kundi si Salma. Okay? At ito rin yung tribo, no, ni ano ni Anas bin Malik, yung An-Najjari. Okay? Na kung saan kilala mula sa tribo ng mga taga Madina. Upang siya ay tulungan, upang siya ay suportahan. So dali-dali namang gumayak, no, ang kanyang tiyohi na si Abu Sa'ad bin Addi. Si Abu Sa'ad al-Adbandi ay yun yung tiyuhin ni Abdul Muttalib sa mother side na kung saan kapatid ni Salma. Kapatid ni Salma mula sa Banu An-Najjar. At nagmarcha papuntang Makkah sa pangunguna ng 80 mga ngabayong mandirigma hanggang sa makarating ito sa lugar na kung tawagin ay Abda sa Makkah. Okay? At of course doon sila nagkampo at doon ay sinalubong sila ni Abdul Muttalib. So yun. So nagmarch kasi nga syempre ay laman ng liham ay syempre kaya nga't yung dahilan kung bakit kinuha siya doon sa puder ng mga Banu Najjar sa taga sa Madina upang ipagpatuloy ang tungkulin ng kanyang ina at pagkatapos ngayon ay ipagkakait sa kanya ay hindi pwedeng mangyari yan. So kinakailangan tulungan natin ang ating pamangkin at ibigay sa kanya kung ano ang narapat para sa kanya. Kaya dahil dito ay very supportive naman, no, yung mula sa mother side, di ba? Ay yun yung tinatawag na nangyari ay nagmarcha kung saan ay na may kasama mga tinatawag na mandirigma na binubuo ng 80 mandirigma. At yun nga sila ay nakarating sa tinatawag na Abda at doon nagkampo. Okay? Hanggang sa yun, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, doon sinalubong ni Abdul Muttalib itong kanyang uncle pati ang kanyang grupo ng mga mandirigma. So sila ay tinanggap ni Abdul Muttalib at pagkatapos ay inimbitahan silang pumunta sa kanyang bahay, diba? At sinabi sa kanila na doon na kayo muna tumuloy sa bahay ko o aking tiyohin. So doon muna kayo magpahinga, doon muna kayo magstay, manatili. Okay, hanggang sa gumanda yung tinatawag na ano. Sabihin natin, magpahinga muna kayo sa pag-usapan natin yung mga bagay-bagay. Pero itong si Sa'ad bin Addi, excited siyang makita si Naufal kasi ito yung purpose na pumunta kami rito, 'di ba? Para
matapos na ang lahat ng problema mo at hinihingi mong suporta sa amin at ibibigay namin yan. Kailangan makita namin si Naufal na yan. Assurance na, hindi pa sila nagtagpo of course, itong mga taong ito sa isa't isa. Diba? Pero determinado, alam natin, hindi, kabilang sa mga kaugalian o ng mga Arabo, they are determined, ika nga, nagawin ng mga bagay, kahit pa ikamamatay nila yon, kahit pa magbuhos na, magbuwis ng buhay, okay, ang kanilang mga sarili o mga mahal nila sa buhay. Basta maisa katuparan lamang ang kanilang nararapat para sa kanila. At yan ang ipaglalaban nila. Yun yung isa sa mga kagandahan noon ng mga, sabihin natin, mga ugali ng mga Arabo, mga kapal sa panapalatang Islam. Kaya sabi ngayon ni Sa'ad bin Adi, ay sabi niya, hindi, hanggat makatagpo ko at makilala ko si Naufal. So, kailangan ko munang makita, bago ako tumuloy sa tirahan mo, kailangan kong isakatuparan ko muna kung ano ang layunin ko. At yun ay makita ko si Naufal at kuhanin, ika nga sa kanya, kung ano man ang inagaw mula sa iyo, mula sa mga praan, mula sa mga tinatawag na tungkulin at iba pa. Diba? So, ang ginawa, pagkatapos ay humayo ito ng naglakad hanggang sa matagpuan nga nito si Naufal. Okay? At nung makatagpuan niya si Naufal, ang nangyari kay Naufal, siya ay nakaupo sa ilalim ng lilim ng Kaaba. Okay? Kasama ang ilang mga elders, no? Mga seniors and elders. Okay? Kasama itong mga, sabi natin, mga matatanda. Okay? Matatanda mula sa tribu ng Quraysh. Doon, alam mo, nag-chai-chai siguro. Mga ganun ba? O nag-gir-gir-gir-giran doon, di ba? Happy-happy. Na wala silang, hindi sila in-expect na may dumating sa kanila na mula sa mga mandirigma, mula sa taga-Madina. Di ba? Hanggang sa, yun nga, nagulan lang sila na bigla na lamang sumulpot sa kanilang harapan itong si Sa'ad bin Adi. At pagkatapos, nung ito ay nakita na Sa'ad bin Adi na ngayon, no, si Naufal na ito, pati yung mga matatandang Quraysh, ang ginawa ni Adi ngayon, mga kapal sa panampalatang Islam, binunot ni Abu Sa'ad ngayon, okay, bin Adi, ang kanyang espada. At pagkatapos ay nagsabi, sumusumpa ako sa Allah. Okay? Sumusumpa ako, isinusumpa ako sa Allah na kung hindi mo ibabalik sa aking pamangkin ang iyong inagaw, ang hindi nararapat na para sa iyo, papatayin kita sa pamamagitan ng espadang ito. Tatagain ko yung mga ulo ninyo ngayon. Ngayon din, sabi niya. So, syempre mga kapatid, 'di ba? So, ikaw ba naman sabi natin ibunutan ng espada sa harapan mo, na which is 80 mga soldiers 'yon, pinalibutan kayo. Okay? Kahit pa siguro ay tinatawag na humingi ka ng tulong sa pagkakataon na 'yon, ay kapag nanglaban ka, ay tudas ka, 'di ba? So, talagang Operation Tukhang. Noon pa man ay mga tukhang na 'yan. So, yun yung nangyari kay Naufal. So, walang magawa si Naufal. Walang magawa si Naufal dahil otherwise, pag naglaban siya, ay taga ang kanyang liig. Diba? So, ito, determinado na talagang makuha. Kasi alam naman ni Naufal na ang kanyang ginawa ay labag sa kanilang tradisyon. Labag sa kanilang tinatawag na patakaran. Yung kanyang ginawa na di makatarong ang pag-agaw sa mga responsibilidad, mga tungkulin na dapat ay para kay Abdul Muttalib. At alam ng mga ano yan, ng mga Quraysh. Subalit, wala ang iba. Siyempre, ang iba sumang-ayo. Ang iba ay ayaw magsalita dahil nga, siyempre, ginagalang si yung mga ibang mga tinatawag na tiyuhin ni Abdul Muttalib. At walang kakayahan din at the same time na ipagtanggol si Abdul Muttalib. Ang iba ay agri. At ang iba ay sang-ayo. Ang iba ay humalakak. Iba't ibang tinatawag na sari-sari ang tinatawag na sabihin natin emotion at pagpapakita, ika nga, para kay Abdul Muttalib. So ang handa lamang magbuhis ang buhay that time ay walang iba kundi ay ang mga nasa panig na mother side ni Abdul Muttalib. At yun ang nangyari. So tungo nito. So ano ang tinatawag na sabihin natin naging tugo ni Naufal. So ibinalik ko na ang ano mang inagaw ko sa iyo. Okay, walang problema, huwag mo akong patayin. So ibinalik ko na ang ano mang inagaw ko sa kanya. So he admitted kung ano yung kanyang pagkakamali. At the same time may yung mga inembargo niya at mga inagaw niya mula kay Abdul Muttalib ay talagang kusa itong ibinalik kay Abdul Muttalib. Diba? Kaya napilitan si Naufal na talikuran ang kanyang mga inagaw ng labas sa batas, ng labag sa batas at sumaksi sa kanyang salita ang mga matatanda sa tribu ng Quraysh. Okay, sabihin yung mga kasama din ng Naufal, kayo mismo ang magiging saksi na itong si Naufal na ito ay binalik na kung lahat ng mga sabihin natin pag-aari
at saka mga responsibilidad at tungkulin na inagaw niya mula sa aming kamamangkin. So lahat ng mga matatanda doon ay tinatawag na sumang-ayon at sabihin natin ay sumaksi. So yun yung mga kapatid. So notable, mga notable kasi yung mga matatanda na yaon. Diba? Pag siraksihan nila yung bagay na yaon, kalas. Yun na yung magiging sabihin natin na execution. Yun na yung magiging rulings, kumbaga. Okay. So ang nangyari mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kaya ngayon, pagkatapos noon mga kapatid ay pagkatapos noon si Abu Sa'ad ay nagtungo sa bahay ng kanyang pamangkin na si Abdul Muttalib at natili roon ang tinatawag na sabihin natin ng tatlong araw. Siya ay natili ng sabihin natin tatlong araw. Okay? Si Abu Sa'ad bin Adi. Okay? Pagkatapos ay nagsagawa ito ng Umrah at nagbalik muli ng Medina. So, makikita, mapapansin natin dito na yung Umrah ay noon pa man ay practices na yan ang tinatawag ng mga Arabo. Kasi kinikilala nila noon pa man ang Kaaba, ang sabihin natin ang tahanan ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang isang dakila. Kaya yung mga Arabo noon ay talagang pag bumibisita sila sa sabihin natin sa Makkah ay lalo pat galing sa ibang lugar ay hindi pwede na sila ay babalik sa kanilang lugar na pinanggagalingan maliban na lamang na sila ay makapagsagawa ng Umrah, di ba? At until now mga kapatid ay ito ay inaprubahan ng Sharia, di ba? Kaya tayo mga Muslim sa tuwing meron tayong chance na makabisita ng Makkah, lalo pat tayo ay isang manlalakbay, ay tayo ay nagsasagawa ng Umrah, di ba? At yan ay tatatak na sa mga Muslim hanggang sa tinatawag na pagkaguno ng daigdig. Kaya siya ay nagsagawa ng Umrah, then siya ay bumalik ng tinatawag na Medina. So yun. Pagkatapos ay yun nga, at matapos ang pangyayaring iyon mga kapatid, ay nakipagkampihan ito na ngayon. Okay? Nakipagkampihan, okay, ang sabihin natin, ang nakipagkampihan at nakipag-alansya si Naufal sa Bani Abdushams bin Abdumanaf laban sa Bani Hashim. So itong tribu ni Naufal pati yung tribu ni Hashim, mga angkan kasi yan eh, kasi dati yung tao pag once nakilala ka parang ikaw yung elder ay magkakaroon ka ng mga angkan, at yung angkan na ito ay bubuo bilang isang malaking tribu. Nakagaya nangyari yan. So mayroong tribu ng alimbawa ng Banu Hashim, mayroong tribu ng Naufal, mayroong tribu ni Abdul Muttalib, mayroong tribu mayroong tribu ng Abdushams, okay, at iba pang mga kapatid ni Hashim, ika nga mo na anak ni anak ni Abdumanaf. So itong si tinatawag na ano ngayon, okay, itong sabihin natin itong si Naufal ay nakipag-alansya, nakipag-kampihan sa tribu ng Abdushams. So ang Abdushams at saka yung Naufal ay lahat sila magkakapatid. Okay, sabi ko dito ka sa akin kumampi. At of course si Abdushams na anak ni Abdumanaf, okay, laban sa Bani Hashim. So gusto ng magkakalaban yung mga magkakapatid na ito, yung mga angka na magkakapatid na ito. Pero mo si Naufal at saka si sabihin natin Abdushams, magkakapatid yan, kapatid ni Hashim. Itong dalawa na ito na si Naufal pati si Abdushams, mga tribu at angkan nito ay gustong magkakampihan para sa kanilang kapatid, angkan ng kanilang kapatid na walang iba kundi ang Bani Hashim. At nang makita ng tribu ng Khuza'a, okay, ang pagtulong, okay, ang tinatawag na pagtulong na ginawa, at sabihin natin ang pagtulong na ginawa ngayon at pagsuporta ng Banu Najjar kay Abdul Muttalib, sinabi nila siya ay anak namin at anak rin naman ninyo. Okay, anak namin at anak rin naman ninyo, di ba? Kahit kami ang mas may karapatan na ipagtanggol siya, at iyon ay sa kadahilan ng ang ina ni Abdumanaf ay galing din sa kanila. So mapapansin natin yung si Abdumanaf, sino ba itong si tinatawag na Abdumanaf? Abdumanaf mga kapatid ay siya yung tatay nitong tatlong tribu na ito, ni Naufal at saka sabihin natin yung tribu ng tinatawag na ni Banu Hashim, yung Hashim at saka si Al-Muttalib, Abdushams, lahat yan ay nagmula lamang kay Abdumanaf. At itong si Abdumanaf naman, okay, nagmula ngayon mula sa tribu ng tinatawag na Khuza'a. Okay, mula sa tribu ng sabihin natin na ng Khuza'a, yung ina. Yung ina ni Abdumanaf ay mula at nanggaling sa tribu ng Khuza'a. At alam natin yung tribu ng Khuza'a. Ang Khuza'a, mga kapatid, kung ating babalikan, sila yung mga tribu na kung saan ay
ano, nagpalaya sa mga Jorahumi noon sa Makkah dahil nga sa ginagawang tinatawag na, sabihin natin, okay, ginagawang kabalastugan ng mga Jorahum, 'di ba? So pinaungunahan ng ni Uzaa at syempre yung kanyang mga salinlahi, 'di ba? Na sila yung namahala noon sa tinatawag na Makkah bago pa dumating si Kusay, 'di ba? Sila muna yung namahala sa Makkah bago pa dumating si Kusay. So yun. So ating babalikan itong tanataw na tatay ni Abdumanaf ay mula sa tribu ng Khuzaa, na kung saan, syempre, ay, hindi sabi yan, nung nakita na ito, na yung mga Khuzaa na ito, nung nakita nila ngayon yung pagkampi ng mga Banu Najjar, di ba, which is yung mga tribu na pinanggalingan ni Abdul Muttalib sa mother side, di ba, poor mother side yan. Si Abdumanaf, anong connection ng mga Khuzaa sa tribu ng ni Manaf sa Khuzaa dahil sa tanataw na mother side. At dito din sa tinatawag kay Abdul Muttalib sa connection niya sa Banu Najjar dahil sa mother side. Dahil sa kanyang ina ay nagmula sa tinatawag na sabihin natin mother side. Biro mo, from mother side to father side. Nagkampihan yung father side. Okay, ito tinatawag na mother side. Okay. So ito na ngayon. So sabihin na, hindi, kailangan kampihan natin itong si Abdul Muttalib. Kasi nga siya ay anak ninyo, ay anak din namin. At kami yung mas may karapatan na ipagtanggol siya. At yon ay sa kadahilanan nga, ang ina ni Abdumanaf ay galing din sa kanila. Okay. Now, ngayon anong ginawa mga kayo? Nagtipon na sila, nagpunta at nagtipon-tipon sila sa Dar an-Nadwa. Alam natin yung Dar an-Nadwa, ito yung sabihin natin na tahanan na kumbaga ay pinagkaisahan ng mga tribo ng Quraysh na gagawa ng an-Nadwa, no? Sa pamamagitan ni Kanga, na sabihin natin na Kusay, no? Sila yung nagtayo ng sabihin natin Nadwa na yan para doon magtipon din pag-usapan yung mga bagay-bagay. So sila ay nagtipon sa Dar an-Nadwa at nakipagkampihan at nakipag-alyansa sila sa Banu Hashim laban sa Banu Abdushams at kay Naufal. So ito na ngayon, no, magkatribo, mapapansin natin, subhanallah, diba, sila ay nagmeeting-meeting papaano nila, diba, talunin yung kanilang mga angkel, pati yung kanilang mga angkan nang galing sa kanila, diba, kung sino kasi yung ano, kasi yung magiging kakampi, diba. So, ito namang si Khuzaa, kasama yung Banu Najjar, diba? Nagtipon-tipon sila ngayon, diba? Tapos laban sa mga Banu Abdushams kay Naufal, kasi nga itong si Abdushams pati si Naufal ay magkakampi laban kay Banu Hashim, diba? So, ito ay isang alyansya na kalaunan ay naging pangunahing dahilan ng pagbukas sa pagsakop sa tinatawag na Makkah. So, ito yung nang sabihin natin, nagiging dahilan, ika nga pangunahing dahilan kung paano nasakop muli yung tinatawag na Makkah mula sa kamay ng sabihin natin ng kamay ng Naufal at saka ng Abdushams, di ba? O kasi nga na sabihin natin na nagkaroon pa rin ng, di ba, umalis na si Banu Najjar, umalis doon sa Madina. Okay? At ito yung nabanggit sa Tarikh Ibn Hisham. Nung siya umalis sa natanat na Madina, so may mga gustong sabihin natin na agawin pa talaga at hindi pa sapat yun para tuluyan na ibigay lahat yung mga tungkulin, ika nga sabihin natin ang tinatawag na, at gustong i-authorize lahat ng Naufal na patalsikin itong mga Banu Hashim, paalisin sa Makkah para bumalik muli yung tinatawag na ano. So nagkaroon ng malaking problema sa Makkah dahil sa mga tribong ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So of course at kabilang sa sabihin natin, no, kabilang sa mahahalagang pangyayari na nasaksihan mismo ni Abdul Muttalib sa kanyang buhay sa sagradong tahanan diyan sa Kaaba ay ang dalawang bagay. Ano yung dalawang bagay na ito? Ang paghuhukay ng balo ng Zamzam at ang pangyayaring may kaugnayan sa pagsalakay ng tinatawag na elepante. Diba? At alam natin, no, kung paano sa tinakpan, no? Paano tinakpan yung tinatawag na yung Zamzam, at yan ay dahil nga sa kagagawa ng mga sabihin natin, no, na mga noon, okay? Noon ng panahon na sinakop puli yung Makkah at saka tinabunan yung sabihin natin yung elepante kasama yung mga gold, kasama yung mga silver, kasama yung mga gintong usa doon, di ba? At mga espada at iba pa. Kaya naman nasaksihan mismo yung muling paghuhukay ni Abdul Muttalib, ika nga sa tinatawag na sabihin natin sa balo na ito, balo ng Zamzam. Okay? At isa yan din, at gayon din yung pagsalakay ng elepante. So dalawang pinakamalaking bagay ang nasaksihan sa tanang buhay
ni Abdul Muttalib. Ito yung bukas muli ng Zamzam, at the same time yung pangyayari alam natin sa tinatawag na Ashabul Fil, pa kay Abraha. Sa madaling salita, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, minsan ay si Abdul Muttalib ay nakakita sa panaginip. So ganito, paano na-execute ika nga yung ng Zamzam. Okay, paano niya nalaman? Okay? Nandoon yung Zamzam, tapos ano yung mga nilalaman doon. So nanaginip si Abdul Muttalib, at doon sa panaginip niya ay siya ay inutusang hukay ng Zamzam. At inilarawan sa panaginip na iyon kung saan matatagpuan sa isang particular na lugar para doon hukayin ni Abdul Muttalib. Kaya tumayo siya. Okay? Tumayo siya at hinukay niya ito. Okay? Tumayo si Abdul Muttalib at talagang hinukay niya yung tinatawag na Zamzam. At doon, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ay natagpuan niya ang mga bagay na ibinaon ng mga angka ng Jurhum, nang sila ay pinagtabuyan sa Makkah. Alam natin, kung babalikan natin yung kwento ng mga Jurhum, dahil nga sa kanilang di makatarungan na pamamahala doon sa Makkah at sa pamagitan ni Khuza'a, ay talagang pinatalsik sila. At pero bago nangyari yon, ay alam nila kung gaano ka laki ng rule at party ika nga sa sibilisasyon ng Makkah noon ang tinataw na tubig ng Zamzam. Kasi yun yung kanilang source ika nga na kung saan ay ng tubig, na walang iba kundi yung Zamzam na yan. Diba? Kaya naman, para hindi mapakinabangan ng mga Khuza'a, ito ang ginawa na ngayon ng mga Jurhum, ay ang ginawa nila ngayon ay tinabunan nila ng lupa yung tinatawag na Zamzam. At pagkatapos, kasama nga doon, kung babalikan na nga natin, no? Babalik na tayo doon sa naging kwento natin, na talaga naman kasama doon sa paglibing na pagtabon ay walang iba kundi mga gold, silver, at anumang kaugnayan sa tinatawag na Kaaba, doon inilibing mismo. Diba? Nung siya pinagtabuyan. Kahit natagpuan niya, hinukay ng hinukay ni Abdul Muttalib, at ano ba yung mga natagpuan niya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam? So natagpuan niya ni Abdul Muttalib ang mga espada, natagpuan niya yung mga baluti at mga kagamitang pandigma na isinusuot sa katawan bilang protection. Alam natin yan, yung mga baluti at dalawang hinubog na usa na yari sa ginto. Okay, so lahat ng ito ay natagpuan niya mismo. Kung ano yung inilibin ng mga Jurhum, yun talaga, walang labis, walang kulang. Ay, pero mo, ilang years sa pagitan ng Jurhum at saka nang dumating si Abdul Muttalib. Matagal na panahon. Mashallah tabarakallah, 'di ba? Kaya naman nanatili pa yun yung mga inilibing doon kasama ng Zamzam. So inilaan ang mga gintong espada para sa gawing pintuan ng Kaaba, pati na rin ang dalawang gintong usa, 'di ba? So alam natin noong unang panahon na itong dalawang gintong usa, kasi ito yung mga regalo noon na kung saan ay para sa tinataw na Kaaba na galing pa ng Syria, diba? Galing pa ng mga tinataw iba't ibang lugar, at iniaalin nila doon sa tinataw na Kaaba, you know? So yun yung mga kapatid. So ito ay natagpuan niya yung mga ito. So inilaan ang mga gintong espada para gawing pintuan ng Kaaba, pati na rin ang dalawang gintong usa, at isinagawa ang tradisyon ng pagpapainom ng tubig, okay, ng Zamzam para sa mga nagsasagawa ng tinatawag na Hajj. So ibig sabihin dito ay pinapanatili pa rin yung naging tradisyon ng kanyang, sabihin natin, ng kanyang tinatawag na lolo na walang iba kundi si Hashim. Ano yun? Yung pagpapakain at pagpapainom, ika nga, ng sabihin natin ng tubig Zamzam sa mga nagsasagawa ng Hajj, sa mga Hajji o gumagawa ng peregrino. Okay. So yun yung mga kapatid, ang nagiging story sa likod nun. Actually, yung Zamzam na yan ay yung mayroon siyang replika sa Zamzam dyan sa may museum at nabisita namin. So at nang magsimulang bumulusok ang tubig na ang balon ng Zamzam, ano nangyari, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam? Ito na ngayon, sibe. Bumulusok na kasi hinukay na Itong mga sabihin natin, may mga tao talaga na pabida, no? Kahit pa noon. Kasi bakit? Kahit hindi sila yung nag-effort na gumawa ng isang bagay, gusto nilang maging kabahagi noon, na samantalang wala naman silang ginagawa. Wala naman silang ginawa. Kundi nangatunganga lang at nakanganga. Samantalang wala silang naiambag doon sa effort na ginawa ng isang tao, at nung nagkaroon ng magandang resulta, ay gusto nilang pumapil. Diba? At yun ang nangyari sa bagay sa pagkakataon na ito. Diba?
Kaya't nung bumulusok na yung tubig ng Zamzam, ay nakipagtalo ang mga Quraysh kay Abdul Muttalib. Diba? Nakipagtalo yung ibang tribo ng Quraysh at nag-angki na maging mga kasosyo at maging sila yung mga tinatawag na kasosyo. Okay? So yun yung mga kapatid. So ang ginawa ngayon ng sabihin natin, no? Gusto lang maging isang tinatawag na ano, kasosyo, partnership doon sa enterprise. Kasi nga ang iba, syempre, ay gagawin sabihin nating parang barter ba, 'di ba? Noon pa mabibili ng Zamzam o kaya ay para ano, i-barter nila sa ibang mga bagay para magkaroon pa rin ng tinatawag na sabihin natin ng mga pamilya na sino mang nakatira diyan sa Kaaba. So itong mga ibang mga tribo ng Quraysh, gusto nilang maging kasosyo ngayon si Abdul Muttalib, na samantalang wala man silang ginagawa, 'di ba? Gusto nilang maging kasosyo doon sa tinatawag na enterprise ngayon, 'di ba? Sa balo ng Zamzam. Ngumit ay tumanggi si Abdul Muttalib. Sila ay tumanggi si Abdul Muttalib sa bagay na ito. At sinabi ng mga Quraysh, no, dapat maging kahati mo kami diyan. Hindi pwedeng ikaw lang mag-isa. Dapat kami maging kahati mo. So ngunit si Abdul Muttalib ay tumanggi sa kanilang mga kahilingan sa kadahilan ng siya lamang ang pinili ng Allah para sa marangal na trabahong ito, at ang tugon niya sa kanila ay hindi maaari. No way. Diba? Ang bagay na ito ay special lamang sa akin. Sino kayo? Ano kayo, Hilo? You're nothing but a second rich trying hard coffee cat. Hindi, ano lang, dagdag lang natin yung mga kapatid sa panampalatayang Islam. You know? So yun mga kapatid, yun nga, tumanggi si ano ngayon? Tumanggi ngayon si, sabi natin si, ano, si Abdullah, sino yun? Si Abdul Muttalib sa bagay na iyan. Okay? I should take a bath now, Ome. Uy, wait lang ha, kasi baka may baka may pumasok na hindi na ano, hindi natanggap. Okay. So yan yung mga kapatid sa panampalatayang Islam. So ito ngayon, siya hindi nila talaga tinigilan, no? So anong ginawa? Hindi nila tinigilan itong si ano, si, okay, hindi nila tinigilan itong si Abdul Muttalib. Okay, pa at kumbinsi sila ng tinatawag na kumbinsi. At gusto pa nilang awayin si Abdul Muttalib. Hindi nila iniwan hanggang sa makarating ang kanilang iringan sa paghahatol ng isang manghuhula mula sa Banu Sa'ad. Eh, mayroon man sila manghuhula noon. Kapag sila ay gustong magkasundo sa mga bagay-bagay, ang pinupuntahan nila dati ay manghuhula. At yan ay practice noon ng mga Arabo. At yung manghuhula na ito, sila yung mag-guide sa kanila kung ano yung mga dapat gawin upang sila ay, sabihin natin, magkasundo. So yun nga, sila ay pumunta sa tinatawag na manghuhula mula sa Banu Sa'ad, at hindi sila nagbalik hanggang sa ipinakita sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga tanda habang sila ay nasa daan ang magpapatunay sa isang malaking pribilehiyo na ito, na ito ay pribilehiyo lamang ni Abdul Muttalib at walang pwedeng makisusyo sa bagay na ito tungkol sa pangangasiwan niya sa Zamzam. Diba? Na ito ay para lamang sa kanya. Hindi sa anuman. Walang pwedeng makialam, walang pwedeng makihati, walang pwedeng makisusyo sa bagay na ito, kundi ito ay isang napakalaking pribilehiyo lamang na ipinagkaloob ng Allah kay tinatawag na Abdul Muttalib. Diba? Kahit noon lamang, sa totoo lang, noon lamang ginawa ni Abdul Muttalib ang isang taimtim na panata na kung siya ay pagkalooban ng sino yan? Paki ano po, paki mute naman po ang inyong mga ano. Ya ano, Lloyd, paki ano po yung ano, paki mute. Okay. So yung mga kapatid, so sabi natin kanina ay yung pagkakataon lamang na yaon mga kapatid sa panampalataya ng Islam, to lang noon lang ginawa ni Abdul Muttalib talaga ang isang taimtim na panata na kung siya ay pagkakalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala ng 10 anak na lalaki, anong gagawin niya? Iaalay ni Abdul Muttalib bilang sakripisyo ang isa sa kanila para sa Kaaba. O yun lang, doon lang talaga doon lang ginawa yung pagkauna-unahang pagkakataon na gagawin niya yung panata dahil lamang sa bagay na yaon. Diba? Ibig sabihin ay malaking tungkulin, ika nga, isang malaking pribilehiyo ang pangasiwa ng Zamzam. Alhamdulillah, until now, mga kapatid, sa totoo lang, you know, ever since, ika nga, ilang taon ba
nagsimula ang Zamzam na yan. Until now, mayroon pa. Diba? Mashallah, tabarakallah. Eh, talagang, I mean, sa ibang mga balon, diba? Yung mga makasaysayang balon, halimbawa, yung balon ni Prophet Moses na doon na kung saan, doon siya inano, doon siya, ibig sabihin, ay binagsak, diba? Maging yung mga balon noon na kung saan malapit dito sa Medina, na history na naaimbag ng mga sahaba, pati yung balon dyan sa may, ano, sa may checkpoint, dyan sa Nesma, sa may Old Makkah Jeddah Road, na kung saan doon sa, ano, sa yung pledge of Hudaybiyah. I mean, wala na, hindi na umiiral. Diba? Hindi na tinatawag na umiiral. At nangamatay na, kumbaga, nangatuyot na, at hindi na matagpuan yung iba. Nanatili, ika nga, yung tinatawag na balon ng Zamzam. Diba? At ito'y mananatili, inshallah subhanahu wa ta'ala, hanggang sa pagkaguno ng daigdig. So, ganun na lamang ang pangangalaga at pribilihiyo sa mga piling mga tao na pagkalooban ng Allah subhanahu wa ta'ala upang mga siwa dito. Upang mga siwa. Na until now, lahat siguro tayo dito ay nakikinabang mula sa tubig ng Zamzam. Alhamdulillah. Okay? Lalo pat noon, wala pang pandemic na yun ang lagi naming iniinom. Binibili sa tinatawag na Zamzam na dahil napakamura nun sa factory, ika nga ng Zamzam. Pero ngayon, dahil sa ano na, ay malimit na lamang, mga kapatid. Diba? At yan ay isang malaking pribilihiyo para kay Abdul Muttalib na siya yung mga siwa nga sa bagay na ito. At yan ay talagang tinupad ng Allah subhanahu wa ta'ala yung bagay na iyan. At dahil nga doon, ay talagang siya ay namanata. Dahil bilang pasasalamat niya sa Allah subhanahu wa ta'ala sa bagay na ito. Na kahit pa yung kanyang mga anak, ay iaalay para lamang sa tinatawag na kadakilaan ng responsibilidad at bilang pasasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kapag nagkaroon siya ng 10 anak, isa doon ay kanya itong tinatawag na iaalay bilang sakripisyo. Nakagaya ng pag-alay nga ni Propeta Ibrahim alayhi salam kay Ismail alayhi salam bilang tinatawag na utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Actually, yung yun nga, mayroong replica dyan sa sabihin natin, dyan sa Makkah, sa may Old Makkah Jeddah Road, ang Zamzam. Doon yun, yung replica ng yung balon at paano yung pag-ano ng Zamzam. At yan ay isang malaking karangalan ang mabisita namin. Doon, alhamdulillah, atin ang patunay. Okay? Narito talaga yung patunay. Ayan, mga kapatid. Ayan yan. Sa likod na yan, yan po yung replica ng Zamzam dyan sa museum, dyan sa may, ano po, dyan sa Makkah. Malapit yan sa Old Jeddah Road. Kasi may ano po, hindi ko alam kung anong area 'yon, pero napakalaki po niyan. Okay? Sabi nga nila, ako rin nakabasa diyan kasi pinapalitan once for a while itong mga itong nasa likod natin, yung tinatawag ano, pinapalitan po 'yan para sabihin natin, kasi nasisira din 'yan sa pagdaan ng mga panahon. At yung mga luma, kumbaga, luma na hindi 'yan mismo yung Zamzam, replica lamang po 'yun. I mean, sabihin natin yung parang put parang ano ba, parang pader, ika nga, noong Zamzam na yan. At yung mga panghihila noon, no, ng tubig para ma-extract nila yung tubig mula sa Zamzam. At of course, mga kapatid, yan ang unang event na nasaksihan sa tanang buhay ni Abdul Muttalib. Yung pagbukas ng Zamzam at pagmuling, sabihin natin, pagsibol at pagbulwak nito. Okay? At ang pangalawang tinatawag na kaganapan naman, na kung saan ay may kinalaman kay Abraha. Alam natin yan, no? Ito ay may kinalaman kay Abraha As-Sabah Al-Habashi, ang punong tagapangatawan kay An-Najashi sa Yemen. Alam natin yung kwento kung paano siya napadpad ng Yemen galing sa Ethiopia, dahil ang Ethiopia at saka Yemen ay tubig lang, ika nga, yung pagitan at pwedeng languin sumbaga para lang makatawid ng tinatawag na Yemen. Okay? So, yun. So, nang makita niyang ang mga Arabo ay nagsasagawa ng Hajj sa Kaaba, ay nagtayo naman siya ng malaking simbahan na Sana'a at pinangalan ng Akulais, at yun ang sabi natin na Kaabatul Yamaniya, at nais niyang akitin ang pansin ng mga Arabong manlalakbay dito na hindi kasama ang Makkah. So, para ma-divert yung atensyon ng mga Arabo, especially yung mga traveler, sa halip na sila ay pumunta ng Makkah, ay pupunta na sila ng sabihin natin ng Yemen. Dahil nga, doon sa bagay na yaon. At ito yung mapag-imad ako dyan, mapanibugho si Abasha, si Abraha. Diba? Mapanibugho siya, siloso siya, inggitero itong si Abraha. Tinan mo yung mga napapala ng mga inggitero. Ayan, diba? Dahil sa kanyang inggit, doon sa mga Arabo na pumunta ng Makkah,
So ang dahil ang resulta ng kanyang inggit, nagtayo siya ngayon ng simbahan, ayaw magpatalo, ayaw magpakabog dahil sa kanyang inggit. Ayan. Ah, dahil nga doon, yun naging mitsa ng kanyang buhay. At hindi basta-basta yung pagkamatay niya, alam natin yan. At naikwento na natin yan ng detalyado na matatagpuan sa Tafsir ibn Kathir kung paano yung kanyang expedition para lamang sirain ang Kaaba. At ang kanyang layunin sa pagsira ng Kaaba, siya mismo ay bumalik sa kanya. Yung layunin niya, nawasakin, at yun yung pagkawasak sa kanya. Diba? Yun yung bunga ng inggit. Diba? Kaya namatay siya sa inggit. Ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay dahil sa inggit, yung punot dulo ng kanyang tinatawag na no, dahilan ng kanyang pagkamatay ay dahil sa inggit. Diba? At marami ang napapahamak ng dahil sa inggit. Kaya ayaw, kung ayaw nyo mapahamak, huwag kayong mainggit, maliban lamang sa mga inggit na inaprubahan ng Sharia. Okay. So ngayon mga kapatid, so yun nga, so narinig ang planong ito ng isang lalaki, no? Okay? So narinig niya ngayon itong plano ng isang lalaki. So anong ginawa ang kapatid? Lalaki mula sa Banu Kinana. So merong isang lalaki from tribe of Kinana. At alam natin yung Banu Kinana. Okay, yung Banu Kinana ay mula din sa pinanggalingang tribu ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi nga, hindi kung ating ititrace natin, no? Na si Hashim, na anak ni Abdumanaf, na si Abdumanak, anak ni Kusay, na si Kusay, anak ni Kilab, na si Kilab, anak ni Murra, na si Murra, anak ni Kaab, na anak ni Luay, na anak ni Ghalib, ni Feher, na anak ni Malik, ni An-Nadar, na alak ngayon ang tinatawag na sabihin natin Kinana. Ano na? So, ibig sabihin, mula sa tribu ng Kinana, kasi alam natin yung mga Kinana ay nagsikalat yan. Hanggang sa nakapunta, pumunta ng Yemen, ang iba ay pumunta ng boundary ng Bahrain at iba pa. So, itong lalaki na ito from the tribe of Kinana na nakita ngayon at nalaman niya ngayon, naunawaan niya kung ano yung malaking plano ni Habani Abraha. Kaya anong ginawa niya? Pinasok niya ang simbahang ito isang gabi at pinahiran niya ng dumi. Tinaihan niya ang mga dingding at ang kibla. Ibig sabihin ng kibla dito yung direksyon kapag nagdarasal nito. Okay? Kapag siya, sila ay nagdarasal doon sa loob ng tinatawag na sabihin natin ng kulay-kulays na yun. Diba? So, nung makitang no, pag-alaman ito ni Abraha, alam natin yan, ang pangyayaring iyon ay sumiklab ang kanyang galit at pinamunuan niya ang isang malaking hukbo ng sandatahang lakas na binubuo ng 60,000. Sabihin natin, 60,000 warriors, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Diba? Malaking bilang yon. At sa iba, pagdating sa bilang, 60,000 at iba pa, more or less, ay nagkaroon ng iba't ibang narration ang mga historian. May nagsabi 60,000, may nagsabi more, may nagsabi or less than 60,000. So, dito sa kay Makhtum, Rahik al-Makhtum, ay 60,000 ang kanyang napiling bilang. Na kung saan taliwas ito sa mga ibang mga historian, kagaya ni Ibn Hisham, at maging sa mga ibang mufassirun. So, ang mahalaga, hindi mahalaga yung bilang dito, ang mahalaga marami talaga sila. More or less man, or 60,000 man, madami-dami yun, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya naman, huwag nyong kalimutan na ano, i-enter yung ano ha, ibang ano yun. Okay. Kaya naman, ang ginawa ngayon ni ano, ang ginawa ngayon ni Abraham, nagmarcha nga sila, mga kapatid, no? Sa kasama yung napakalaking hukbong bilang na dala-dala ni Abraham para wasakin ang tinatawag na sabihin natin, wasakin ang Kaaba. Okay. Nang yun nga, at upang ito'y wasakin, puksain, at pumili siya ng pinakamalaking elepante para sa kanya mismo. Okay, ang tanong, ano yung pangalan ng elepante? Sige nga, balikan natin. Ano pangalan ng elepante? Mahmud. Okay, Mahmud. So, kasama sa kanyang hukbo sa pagitan ng Syam hanggang 13 elepante. So, between 9 to 13 elephants, ika nga, kasakasama niya, no? Talagang nag-migrate pa itong elepante. Kung ating babalikan yung kwento, yung elepante na ito, regalo ng mga Persia sa hari ng Najashi, okay? Nasa hari ng Abasa, ng Ethiopia, na si tinatawag na Najashi, parang suporta kay Abraha. Okay? Dahil nga sa adhikain na yun. Diba? Kasi nga, humiling ng suporta yung mga tinatawag na ano, dahil sa, bakit? Dahil sa tinatawag na pagsakop ng mga Jews, okay, mga Judaism doon sa Yemen, kaya humingi ng suporta yung Najashi doon sa tinatawag na Persia at gayon sa mga ibang mga ano, makaalyansa nila. Kaya nagpadala ng elepante.
Diba? At yun ang dinala ngayon. O, dinala ngayon ni Abraham para wasakin ang tinatawag na sabihin natin ay Kaaba. So kasama sa kanyang hukbo sa pagitan ng Syam hanggang 13 elepante, nagpatuloy sila sa pagmamartsa hanggang sa makarating sila sa isang lugar na kung saan na kung tawagin ay Al-Mughammas. Alam natin yung Al-Mughammas yan. At doon ay isinaayos niya ang kanyang mga mandirigma at inihanda ang kanyang elepante para sa pagpasok sa Makka. Diba? At yan, detalyado natin yung kwento, no? Yung kanyang ruta na sabihin natin, yung ruta na, na dinaanan, no? Na dinaanan ni ano ng army ni ano ni Abraha, pati ang tinatawag na ano. So alam natin yan. So ano natin ang ruta, mamaya pakita natin kung saan yung ruta. So dito Al-Mughammas, at nang marating nila ang lambak ng Muhasser, so meron doon sabihin natin sa party kung after ng Mughammas, kasi ang Al-Mughammas ito ay sa pagitan ng Taif at saka ng Makka. Okay, hanggang sa sila nagpatuloy ng pagmarcha papunta doon sa tinatawag na Wadi Muhasser or Wadi Muhasser. So meron doon Muhasser Valley or Muhasser Valley sa pagitan ng Muzdalifa at sa Kamina. Mantakin nyo, sa panahon ngayon napakadali ng puntahan itong mga lugar na ito. Yung Al-Mughammas na yan, maging yung Taif, mga ilang oras lang, hindi pa abot ng isang oras, makarating ka na. Pero noon mga kapatid, araw at gabi, buwan yung inilalakbay nila para makarating lamang sa mga lugar na ito. Diba? So nung nakarating nga sila ng Muhasser Valley or Muhasser Valley between the Muzdalifa at Manina, ang elepante ay lumuhod at tumangging tumayo patungo sa Kaaba. Sa tuwing itutungo nila ang ito sa direksyon ng timog o sa hilaga man o sa silangan, ito ay mabilis na gumagalaw. At sa tuwing ito ay kanilang itutungo naman sa kanluran na kung saan ito yung direksyon ng Kaaba, ito ay lumuluhod. Okay, alam natin yung kwento na yan. So habang sila ay nasa ganoong kalagayan, ay ipinadala sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala mga ibong lumilipad sa kanilang ulunan. Diba? Binabato, pinupukol sila ng ubod ng lakas na mga putik uluwad na nagbabaga, at bawat tamaan ay nagiging parang mga nagkalat na dayami na kinakain. Alam natin yung kwento, no? Sa bagay na yan, ay dinetalyado natin yung mga kapatid sa panapalatang Islam. Pati nga si Tufail, di ba? Siya yung nabumulong doon sa, sabihin natin, no? Doon sa, ano, ng elepante, tainga ng elepante, di ba? At para bang kinuman di Tufail na, sabihin natin na umayo siya sa kung ano ang kagustuhan na nagpadala sa kanya, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? So yun yung mga kapatid. So hanggang sa tumika story short, kung ka nagiging nawasak itong mga ni Abraha at pati yung kanya mga kawal. Kaya sila yung nag-scattered kumbaga at nagiging parang isang chickpeas, di ba? At sa bawat ibon ay mayroong dalang tatlong bato. Isa sa tuka at dalawa sa mga paa nito na tulad ng garbanzos. So ang garbanzos, ito ay chickpeas, no? Na kung tawagin sa English, okay? Ito ay parang chickpeas. So walang maliliit lamang sila pero ang speed, ang bigat ika nga ng pagbagsak ay napakatindi. Mantakin mo kapatid, kahit halimbawa, nakikita natin niya, obserbahan natin kapag umulan ng hailstorm, maliliit lamang yun ang mga yelo, sobrang liit, pero pag pumatak, pag bumagsak ito ng napakalakas, maring pag ikay bukol ang aabutin mo. Okay, sa mga kotse, basag yung kanilang mga salamin. Diba? Ganun katindi. Sobrang dami ng mga hailstorm na yon, 'di ba? At saka sobrang lakas ng lakas at bilis ng pagtama doon sa isang bagay na wawasak. So ganoon nangyari. Ganoon ang mas matindi pang nangyari dito sa mga sabihin nating dito sa mga nangyari sa Ashabul Fil, 'di ba? Doon sa pagginawa ng mga ibon sa kanila na parang mga maya, 'di ba? So lakas ng tindi pag natamaan ka talaga, talagang scattered ka. Although hindi man wasak agad na parang sasabog ka, pero pag natamaan ka nito, magkakaroon ito ng ng sakit, no, at mabilis na kumakalat, parang epidemya. Kakalat sa iyong katawan at pagkatapos ngayon ay sabihin natin magkakaroon ng infection. At dito 'yan kakainin yung buo mong katawan ng utay-utay. At 'yan nangyari kay Abraham, 'di ba? So ganun katindi makapal sa pananampalatayang Islam. Kaya walang sino man na tamaan ng mga ito maliban na maputol ang mga bahagi ng kanyang katawan at mamamatay, 'di ba? Malaking bilang na mga kawal ni Abraha ang napatay sa ganitong paraan, at ang iba ay tumakas at napadpad sa mga iba't ibang tinatawag na lugar kung saan-saan, at doon na inabutan ng kamatayan. Diba, nagsikalat yung kanyang mga kawal. Mantakin nyo, 60,000 yung gaano karami yung mga kapatid.
Diba? 66,000 man, gano'ng kabilang yun? Diba? Gano'ng karami ng bilang nun? Pero yun nga, sila ay hindi nagtagumpay, nagtaka silang taas, Allah, habang sila tumatakbo, sigaw sila sigaw sa sakit, diba? Hanggang sa doon na lamang sila abutan ng kamatayan. Kaya, nagsisikalat yung kanyang mga katawan, yung mga dead bodies, kumbaga, yung parang mga kinain ng mga zombie. Diba? Maako ang mga apokaliptos, subhanallah. Kaya si Abraham naman ay pinadatnan, ika nga dinalahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng isang uri ng sakit na natamaan din siya ng ano, sabihin natin nung ano na yun, yung bato na yun, para mga garbansos, at pagkatapos ito ay nagkaroon ng infection ng kanyang katawan. Diba? At nagkaroon ng infection na nangangailangan ng kanyang mga daliri na putulin. At hindi siya nakabalik ng Sana'a doon sa Yemen, liban na lamang na nagmistula siyang sisiw, nabasang sisiw, nabiyak ang kanyang dibdib, at lumabas ang puso nito at pagkatapos ay namatay. Pero in-expose ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang pinakasisikrito, yung bagay na pinagtataguan ng isang tao na pinakasisikrito ay walang iba kundi ang kanyang puso. Subhanallah. At yun in-expose ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagpapahiya sa kanya, bilang pagpaparusa at panghamak sa kanya upang maging tinataw na huwaran sa sumunod ng mga henerasyon. Diba? Kaya sino mang magtangkang mawasak, ika nga o wasakin ang Kaaba, ang pinangangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. But, maating mapapansin mga kapatid, nakasaad sa ibang hadith ni Propeta Muhammad sallam na eventually, ang Makka na yan ay mawawasak din. Diba? Eventually. At walang sino man ang pwede magwasak yan, maliban lamang sa taong nakatakdang magwasak. At yan ay walang iba kundi ay from Ethiopia. Mama, alam mo kung ikaw ay connect the dot, mapapansin natin, yung kauna-unahan na gustong mawasakin ang Kaaba ng marahas na pagwasak ay walang iba kundi ay galing ng Ethiopia. Subhanallah. At ang wawasak niya na itinakdang magwasak ay Ethiopian din. Subhanallah. Di ba kakita niyo paano kinonek kumbaga? Kasi nakasaad sa hadith ni Propeta Sallam na isa sa mga sign ng araw ng paghuhukom na darating ang panahon ng Kaaba ay siya ay wawasakin ng isang tao na maitim, at pagkatapos dinescribe pa ni Propeta Sallam yung physically yung kanyang hitsura, nakasaad sa isang hadith na kung saan ay siya ay parang ano ba, para siyang sa amin ay bakang, sakang, yun, sakang sa Tagalog. Diba? Dhu suay katain. Ang suay katain. Ang suay kaya, ibig sabihin yung kanyang tinatawag na leg ay hindi pantay. Hindi tuwid, kumbaga. Okay? Kundi ay sakang. At kakibat ito, syempre, ay ang kanyang mga hukbong sandatahan na maglalakbay doon sa tinatawag na Makka para nga sa bagay na ito. At ang gamit lamang na sa panahon na yaon ay walang iba kundi yung piko. Okay? Yung parang piko, parang pala, something like that. Okay? Yung pang ano talaga ng bakal. At mapapansin natin, bakit hindi lang gamitin yung tanatawag na ano, yung ano ngayon, yung bulldozer. Unang-una, sabi ng mga ulama na darating ang panahon na babalik kung ano yung noon. Kaya yung mga ginagamit sa pakikipaglaban. Wala nang baril, wala nang missile, wala nang ganun. Kasi darating ang panahon na siyempre, magpuputukan na itong mga sabihin natin, itong mga nakabaon ngayon sa bawat country, yung mga missile at iba pa, mga nuclear bombs, at pag pumutok yan, wala na. Wala ng internet, wala ng kuryente, lahat wala. Lahat ay mawawasak na. Di ba? Wala ng source of lights, ika nga sabi natin na electricity, o ganyan. So yung mga makamoderno, makagamitan ay mawawala na. Kaya babalik sa kung ano man yung unang kinagisnan. Diba? At yan yung mangyayari. At talagang mangyayari yan, mga kapatid, sa pananampalatay Islam. So yun mga kapatid, yung sabihin natin nangyari. So namatay si Abraha at hindi. At ito mismo ay nasaksihan talaga ni Abdul Muttalib. At alam natin na na-discuss natin yung conversation ni Abdul Muttalib sa pagitan niya at saka ni Abraha. Diba? At yan ay nakuha na natin. So ito yung ruta. Mapapansin natin dito sa ano na ito, sa picture na ito. Ito yung sabihin natin. Okay, pwedeng i-draw. Ayan po, ito yung Wadi Muhsir. Ito yung tinatawag na Wadi Muhsir. Dito yung Muzdalifah. Okay? At dito yung tinatawag na Mina. Sa pagitan nito ay ang tinatawag na Wadi Muhsir. Dito sa tuwing ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dumadaan dito, siya ay nagmamadali. Okay? Sa paglalakad papunta ng Mina. Nagmamadali dito ang propeta Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kasi nga ito yung lugar na pinuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga ashabul fil. Kaya Islamically speaking, sabi ng ating mga scholar, ay kamuhi-muhi at hindi kaaya-aya na magstay ka sa isang lugar na alam mo yung lugar na yaon ay tinatawag na pinuksaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinarusay mga naunang mga tao. Kagaya halimbawa, no, nung mga sabihin natin na nangyari sa Jordan, no, yung papaano tinaob ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kaum Lut, di ba? Kaya na mapirang sa which is sa Dead Sea, ngayon ay ginawang tourist spot ng mga tao. Dahil nga, syempre, ay kalabis sa tinatawag. Wala sa kaalaman. Okay. Sino yung tinatawag na Wadi Muhsyam, mga kapatid? So dito, yung Arafah, ito yung bundok ng Arafah, papunta yan sa Muzdalifah. After na Muzdalifah, nandyan matatagpuan yung Wadi Muhsyam. Okay? So yan yung Wadi Muhsyam. Ayan, makikita natin dito. Ito yung Muzdalifah. At dito yung tinatawag na Mina sa bandang ito. At yun yung Wadi Muhsyam na yan. Dyan, malapit lang talaga. Dyan yung area ng Mina. Tapos dito yung Muzdalifah. Yan. Mayroon dito yung parang yun nga, daanan ng ano, punta ka lamang doon. Actually, mayroon man ngayon, mayroon naka-indicate naman yung Wadi Muhsyam. Nakalagay yan. Wadi Muhsyam. Okay, iba yung mana. Ito yung tinamasin ng Mashar al-Haram. Iba yung Mashar al-Haram. So dito ka mag-stambay kapag kasi sunna yung pag-stay ng Muzdalifah, which is yung tinatawag na pag-stay ng gabi sa Muzdalifah, galing ka ng Arafah, din kinabukas ang papunta ka ng Mina. So, kaya dito ka mag-stay. Okay, yung mabit sa tinatawag na Muzdalifah. So, yun yung mga kapatid. Of course, yan ang ruta. Mapapansin natin dito from Yemen, from Sana'a, no? At yung naging ruta, ika nga ni Abraha, papunta ng Makka. Ayan, diretso na yan. Alam natin yan kung ano yung mga tribong dinaanan dyan. At talagang gustong pigilan si Abraha pero hindi sila nagtagumpay. At ito ay pinili ng Allah na hindi sila magtagumpay at may pagpatuloy ang paglalakbay ni Abraha para makarating dito. Para magiging tinatawag na, sabihin natin, magiging example at magiging reference ng mga taong kasunod na patuloy na nag-aral ng kasaysayan at ng katotohanan na malaman nila yung kwento na ito upang magsilbing aral sa kanila. Okay? So yung mga kapatid, ayan yung ruta, ay ka nga sa Aser region, papunta na yung Jizan, yan, Najran, papunta yan. Lahat yan ay ruta na dinaanan ni Abraha. Okay? Yun nga, mga kapatid, so ang nangyari mga yun, sa mga Quraysh naman, mga kapatid, sa pinabalat ng Islam, ay tumakas at nagkahiwa-hiwalay para sa kanilang buhay, patungo sa mga burol, at sa mga paanan, at ang iba naman ay umakyat sa pagkakataas-taas na bundok upang iligtas ang kanilang mga sarili. Siguro yung mga bundok na inestihan ko nung napakatayog, no, malapit sa haram, siguro nakapunta doon yung mga nakapunta doon yung mga Quraysh, yung bundok ng Jabal al-Kandama. Okay, yung elevated dyan, malapit lang sa haram, nakabot na mo yung Kaaba talaga. At yan, doon kami minsan nag-ihaw-ihaw. So, siguro, napifeel ko doon na siguro dito pumunta yung mga Quraysh para nung sinakop ni nung gustong sakupin at sirain ni Abraham Kaaba. So, yung sila ay umakyat sa napagkataas-taas na bundok upang iligtas ang kanilang mga sarili at ang kanilang buhay. So, at nang mangyari ang kaganapan nga sa mga kalabang mandirigma, ay nagsilibalikan naman sila, alhamdulillah, sa kanilang mga tahanan na ligtas at mapayapa. So, ang pangyayaring ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, yung pangyayaring naganap, kumbaga, nangyari sa kanila, yung Ashabul Fil, ay naganap sa buwan ng Al-Muharram. Ito ay naganap sa buwan ng Al-Muharram, 50 araw o 55 araw bago ang kapanganakan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakatumbas ng huling bahagi ng Pebrero o unang bahagi ng Marso, 571, which is Christ era, pagkatapos ng kapanganakan ni Hesus Kristo, di ba? So nangyari yan. So maituturing itong isang malaking pabor na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang propeta at sa kanyang tinatawag na pamilya. Sa kanyang pamilya. Kasi nga kung ating titimbangin, no, yung mga pangyari at ating talangsisiya sa atin talaga na yung mga pangyari na ito ay may kinalaman sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isang malaking paghahanda, kumbaga, sa darating ng napakalaking ilaw mula sa pamilyang ito na walang iba kundi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kung kaya, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam,
Ito ay sabihin natin maaring lehitimong ituring bilang isang banal na kung saan ay mabuting tanda ng liwanag na darating at kasabay nito ang pagdating ng propeta at ng kanyang pamilya. Sapagkat kung ating titingnan natin ang Baitul Muqaddas sa Jerusalem, Baitul Maqdis, no, doon sa sabihin natin sa Jerusalem sa Palestine, noon ang Jerusalem ay dumanas ng mga kalupitan, ng mga kaaway ng Allah Subhanahu wa Taala, no? Dito natin maalala ang paghahari, yung kwentong paghahari ni Bukhtanasar, kung paano nangingibabaw at namamayagpag itong si Bukhtanasar at ng mga Romano, di ba? Matutunghayan natin na ang mga walang pananampalataya na kalaban ng Allah ay nangingibabaw at nasakop ang kibla. Nasakop ang tinatawag na kibla, direksyon na pinagtutuunan kapag nagdarasal alam natin yung kibla na ito, at ang angkan nito noong panahong iyon ay mga Muslim, tulad ng nangyari sa panahon ni Bukhtanasar. Okay, taong 587 or 588 before Christ. At sa mga Romano, taong 70 before Christ, 'di ba? Subalit ang Kaaba ay hindi nasakop at napangibabawan ng mga Kristiyano kung saan sila ang mga Muslim o angkan ng kasulatan sa panahong iyon. Kahit pa nga ang mga tao noon sa Makka ay mga pagano. Mapapansin mo, yung mga tinatawag na ano, yung mga sabihin natin, no? Kumbaga yung mga nangibabaw sa Palestine noon ay walang iba kundi ay mula din sa tinatawag na mga angkan ng mga kasulatan. Which is yung sabihin natin, no? Yung tawag diyan, yung mga Ahlul Kitab, na alam natin kung ano yung papel ng Ahlul Kitab sa Allah Subhanahu wa Taala. Sila yung mga dear chosen people, kumbaga yung mga Ahlul Kitab, di ba? Sila ay mga namamayagpag noon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, okay, mga Hudyo at mga Kristiyano, dahil nga sa pananakop nila hanggang sa nasakop nila yung tinatawag na Baitul Maqdis, ayan, pinangunahan ni Bukhtanasar, at kadalaunan ay dumating ang mga Romano, di ba? Nangibabaw yung tinatawag na sabihin natin mga Ahlul Kitab. Pero mapapansin natin, no, pag ikukumpara mo sa Makka yung mga natao doon, mga pagano. Okay, ibig sabihin karamihan mga pagano, 'di ba? I mean, hindi ka bilang sa Ahlul Kitab, 'di ba? Walang tinatawag na sabihin natin, walang malaking papel sa paningin ng Allah Subhanahu wa Taala, pero bakit pinangangalagaan ng Allah Subhanahu wa Taala yaong mga nakatira diyan, yung mga nakatira diyan sa Makka, na sa halip ang sumakop sa kanila ay walang iba kundi Ahlul Kitab. Sino yung mga Abraha? Diba? Kabila sa ahlan ng kasulatan, si Abraha. Pero ang winasak ng Allah Subhanahu wa Taala ay walang iba kundi itong tinatawag na ang kanang kasulatan, okay, in favor doon sa tinatawag na mga pagano. So isang malaking pagtitimbang at isang malaking hujat, ika nga, na mayroong darating na isang bagay na kaikakaiba, okay? Isang kamangha-manghang bagay, 'di ba? Isang bagay na kung saan ay malaking ambag sa sanlibutan. At yun nga, yung pagdating ng liwanag sa pamamagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, 'di ba? So, ganun pinangalagaan na sa kabila ng mga nanirahan noon dito sa tanataw na Kaaba ay mga pagano, mga sumasamba sa mga sabihin natin mga rebulto, 'di ba? At iba pang mga bagay, 'di ba? So, yung mga kapatid, dahil sa yan ay isang paghahanda para sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman, mga kapatid sa pananampalatay Islam, yung nangyari sa mga ashabul fil, yung balita, no, ng kaganapan at pangyayari tungkol sa elepante at sa kanyang kasamahan nito, ay umabot sa pinakamalayong sulok ng mga sibilisadong mundo, sibilisadong bansa. Alam natin noon pa man, kahit pa walang Twitter, walang sabi nating Facebook, walang mga social media, ay ganun na lamang umugong ang balita. Diba? Paano pa kaya kung ang balita ay, I mean, nangyari ang mundo ng social media? Ay, walang duda, mga kapatid. Kahit sa Mars, aabuti ng balita. Kahit ang Mars, aabuti ng balita. Diba? So, ganun. Mabilis na kumalat ang nangyari sa mga ashabul fil. Alam nila kung ano yung pagkatao ni Abraha, ano yung kapangyarihan ni Abraha, pero sa kabila nito, walang binatbat. Diba? Walang binatbat at walang napuntahan, ika nga, yung kanilang kapangyarihan nung sakupin nila yung Makka.
di ba? Kaya naman ang nag-attempt na sakupin noon ng Makka ay mga ahlul kita, mga Kristiyano, di ba? Subalit hindi sila nagtagumpay, mga kapatid, dahil nga alam nila, so paano nangyari nung nabalita nila ang nangyari na mga ibon lang pala yung katapat nitong mga ito, ay nagtaka sila ngayon. Ay hindi basta-basta 'yan, di ba? Isang incident na hindi maipaliwanag. May papaano nangyari yun, papaano nangyari doon sa mga elepante na hindi tumugon doon sa gusto ni Abraha, dumating yung mga ibon, wala man lang bumunot ng dahas o kaya ng espada itong mga taga-Makka para labanan si, pigilan si ano, si Abraha. Wala, pero ang tumulong sa kanila at ang nagwasak sa kanila ay walang iba kundi ang mga ibon. Diba? So, nagtaka ito mga sibilisadong mga bansa nung nalaman nila ito, mga kapatid. Ang Habasha, ang Ethiopia noon ay nagpapanatili ng malakas at matibay na ugnayan sa mga Romano. Sa kabilang dako, mga kapatid, sa kabilang dako naman, ang mga taga-Persya noon ay nagbabantay sa anumang mga estratehikong pagbabago na darating sa kagiligiran ng sociopolitical. Ika nga, na sila'y hindi tumitigil sa kanilang pag-iispiya at kanilang binabantayan ang anumang nangyayari sa mga Romano at sa mga kakampi nito. Kasi nga, itong Persian at saka yung mga Romano, magkakalaban yan. Sila yung mga magkakalaban. Kasi yung mga tinatawag na mga Persian, di ba, ay at least na-impluwensyahan yung mga Persian o na-impluwensyahan ng mga ng doktrina ng mga Hudyo at ng mga sabihin natin, mga Madyan, di ba? So, samantalang itong Romano, alam natin, DR, sabihin natin, solid talagang Kristiyano yan. Diba? So, itong Hudyo at mga Kristiyano ay talagang magkakalaban pa noon pa man. Itong Persiyano ay minamanmanan. Kaya kung ano yung galaw ng mga Romano, pati yung mga kaalyado ng mga Romano, katulad ng mga Habasha, katulad ng tinatawag na sabihin natin, at iba pa mga sabihin natin ng Ethiopia, syempre, si Abraha ay galing sa kay ano na Jassi, as in Najasi, mayroong connection sa mga Persiano at mga connection ng mga tinatawag na Romano, di ba? Kaya nangyari ay nabalitan nila agad-agad. So ito mga Persiano, laman nilang pinagtawanan ng mga Persiano ito mga Romano. Okay? So yun yung mga kapatid sa pananampalataya Islam. Kaya naman ay kaya nga mabilis silang nagtungo sa Yemen. Okay? Matapos ang pangyayaring ito at hindi nagtagal ay sinakop ang tinatawag na Yemen. Kasi nga wala na ano, nawala na yung sabihin natin, nawala na yung malaki base nila doon sa Yemen dahil wala na si Abraha, diba? Tapos yun nga ay sino yung temporary na kung saan ay sabihin natin na muno ay walang iba kundi yung mga Arabo noon doon sa Yemen. Okay? Na nakipag-aliyan siya doon sa mga sabihin natin mga Persya. Kaya naman, sinakop ulit ng tinatawag ng mga Persyano ang Yemen. Okay? So itong dalawang bansa na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ano itong dalawang bansa na ito? Itong Romano at saka itong tinatawag na Persian. Okay? Itong dalawang bansang ito na ito ang kumakatawan sa mga sibilisado at makapangyarihang mga bansa noong panahong iyon. Yung mga Persian Empire at saka yung mga Roman Empire. At ang pangyayaring iyon, which is incidente tungkol sa elepante, ay nagbaling sa paningin at umakit sa atensyon ng buong mundo at nagtuon ng kanilang pagdakila sa kabanalan ng tahanan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ipinakita niya na ang tahanan ito siya mismo ang pumili para sa kabanalan at kadakilaan. Kaya doon na lamang nagkaroon yung respect ba, umani ng respeto, ika nga, ng napakalaking sibilisasyon na ito, yung tinatawag na Kaaba. Na pag narinig nila, buhat noon, pag narinig nila, okay, na ito ay galing sa tinatawag na lugar na ito, di basta-basta, di ba? Di sila yung mga di basta-basta, sila yung kinatatakutan, sila yung mga iginagalang, sila yung mga sabihin natin ano, although yung mga paggalang nila noon sa mga Quraysh nandoon pa, lalo pa sa mga kupon ng mga tinatawag ng mga Arabo, pero lalong nadadagdagan yung paggalang at saka pagsabihin natin pagdakila sa tribong ito, di ba, nung nangyari talaga yung pagpuksa sa mga Ashabul Fil. Kasi nga siyempre ikaw ba naman ay alimbawa pag nangyari ay ganun ba, di ba, hindi basta-basta talagang tatatakyan talaga sa mga sabihin at sa pandinig ng tao, di ba? At doon nagsimula na yung attention ng mga iba't ibang lugar, iba't ibang ano ng mundo ay nasa ano, nagiging ano ba, darling of the ano ba, naging darling of the crown, usap-usapan yung pangyayari talaga at usap-usapan yung Kaaba, di ba? Sumikat yung Kaaba noon, mga kapatid, nagiging trends kumbaga sa paningin ng mga tao. Kung magkagayon, mga kapatid, at mayroong isa
Kaya naman, kung magkagayon man at meron tinatawag na sabihin natin, ha? Meron tinatawag na sabihin natin isa, no? Isa na magki-claim, no, na sa angkin ito na mag-aangkin ng pagkapropeta, ang pangyayaring ito talaga ang magpapatunay at magbibigay linaw na rin sa kadahilanan kung bakit tinulungan at sinuportahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga pagano noon sa Makka. Walang pananampalataya na kung saan nagano sa mga nangangasiwa sa Kaaba. Sabi natin Makka nito ay wala mga pagano. Subalit sila yung pinili ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na proteksyonan laban doon sa mga Ahlul Kitab. Samantalang alam natin ang Ahlul Kitab, since na wala pa naman doon yung Islam, no, kaya dalalan ni Propeta Muhammad sallam, so yung para bagang ano, ma yung pabor kumbaga sa mga Ahlul Kitab, 'di ba? Subalit ay hindi nangyari 'yon. Okay? Ang pinili ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na protektahan at pangalagaan ay ang mga pagano, 'di ba? So 'yun yung kaysa sa mga Ahlul Kitab. At ito isang patunay na talagang ika nga ay kapag merong ano, pag mayroong propetang mag-aangkin na siya ay propeta, yun ay magiging supporting evidence and proof talaga na ay kaya pala pinangalagaan sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasi bakit? Mayroong darating na propeta. Diba? Subhanallah. Ito yung mga isang sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga kadahilanan at ang epekto nito at kalalabasan. Mayroong cause and effect, ika nga. Diba? Cause and effect. Kaya naman si tatapusin natin kay Abdul Muttalib. So si Abdul Muttalib ay may 10 anak. So ang pinagkasunduan ng mga historia na meron siyang 10 anak. Then nagtalo-talo ang ibang mga historian pagdating sa bilang na mahigit sa 10. Pero pagdating sa 10 ay sila ay nagkasundo. At narito yung 10 na anak ni Abdul Muttalib. Una-una ay walang iba kundi si Harith. Ayan, si Al-Harith. Then, pangalawa ay si Az-Zubayr. Then, si Az-Zubayr. After ni Zubayr, si Abu Talib. Ayan. Sumunod kay Abu Talib, ay walang iba kundi si Abdullah. So, pang-apat na anak si Abdullah. Then, sumunod ay walang iba kundi si Hamza. Pagkatapos nun, ay sinundan ni Abu Lahab. At pagkatapos nun, ay sinundan ni Al-Ghidaq. Okay, si Al-Ghidaq. Okay? At sinundan naman ni Al-Maqwam. And then sinundan siya ni Safar, then at ni Al-Abbas. So ito yung mga tiyuhin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kung di ako nagkamali, yung mga naabutan diyan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no, na kanya mga tiyuhin ay si Abu Talib, ayan, at si Hamza, si Abu Lahab, ito yung mga nagiging kalaban ika nga ng Islam, no, at itong si Al-Abbas, ayan, si Az-Zubayr, kung ako nagkamali, hindi ko lang kay Al-Harith at si Al-Maqwam, Al-Ghidaq, hindi ko alam kung nabutan niya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, yan po yung itong sampu na ito yung mga napagkasunduan ng mga historian na anak ni Abdul Muttalib, you know? At may mga nagsasabi mula sa mga historian na ang kanyang anak na lalaki ay 11. Okay, 11. At ang idinagdag nila bilang 11 dito ay ang nagngangalang Qathim, si Qathim. Okay, si Qathim. So bakit nakapula yan? Mamaya ano kung bakit nakapula yan? So sabi ng iba ay si Qathim ang pang-11. Subalit may mga ibang mga nagsasabi rin na ang anak ni Abdul Muttalib na lalaki ay 13. 13. At idinagdag naman nila bilang 12 at 13 ay sina Abdul Ka'ba at saka si Hajlan. Okay, si Hajlan. Itong tatlong ito, ito yung hindi pinagkasunduan ng mga historian. Okay? Itong tatlong ito. At may mga nagsabi din o nagsuggest din na itong si Abdul Ka'ba, actually, hindi siya pang 12. Kundi si Abdul Ka'ba, siya mismo si Al-Maqwam. Para bagang naging alias ba? Palayaw. Si Al-Maqwam, ay siya ay si Abdul Ka'ba. Sa mga nagsabi, hindi. Iba si Al-Maqwam kay Abdul Ka'ba. Ay, hindi. Siya rin. Si Abdul Ka'ba, si Maqwam, parihas lang ay ambot. Okay? So, yun, ambot sa tinatawag na ano, pagong. Okay? At may mga nagsabi rin na itong si tinatawag na Hajlan, si Hajlan ay hindi siya si Hajlan. Kundi si Hajlan ay si Al-Ghidaq. Ayan. Sabi ng iba, si Al-Ghidaq, siya si Hajlan. Hindi, sabi ng iba. Si Hajlan ay iba kay Al-Ghidaq, ay ambot. Okay. Ang mahalaga sa mga historian. So itong tatlong ito ay ito yung mga tinatawag na
pinagtatanong. Ang pangalan naman si Kathy, si Kathim. Si Kathim, sabi ng iba mga ulama, okay? Wala talagang anak si Abdul Muttalib na Kathim. Wala sa mga naging anak niya ang may nagngangalang Kathim. Wala. Sabi niya, wala ito. Dinagdag lamang ng kung sino-sino. Okay? So, mahalaga. Sino man yan, o sino man yan, Kathim ba yan, o ano pa man, ay Allahu alam kung sila ba ay kabilang sa anak ni Abdul Muttalib o hindi. Well, that's subject of controversy. Pero ang pinaka-known, kumbaga ay sampo. Yan ang pinaka-known at pinagkasunduan ng mga ulama. Okay? May mga iba na sabihin natin ay nagdagdag. Okay? So yun mga kapatid, yung mga kalalakihang anak ni Abdul Muttalib. Now, pagdating naman sa kababaihan ay siya ay walang iba ay sina Al-Hakim, Umul Hakim, na si Umul Hakim ay tinawag na Al-Bayda. Siya ay tinawag na Al-Bayda o si Umul Hakim. No? At kapatid ni tinatawag na sabihin natin Al-Bayda ani Umul Hakim ay walang iba kundi si Barra. At si Barra ay kasunod ni Atika. At si Atika ay sinunod ni Safiya. At si Safiya ay kasunod si Arwa. At pagkatapos si Umaymah. Ayan. Si Umaymah. So narito. So ilan ba yung anak? Anak lahat. Kasama na itong mga sabihin natin mga saling mga pangalan. Diba? So 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 lahat yung mga anak ni Abdul Muttalib. Diba? Kung isasali natin itong mga hindi pagka pinagkakasunduan. Kung hindi man ay ano lang 16 lang. So ito yung mga anak ni Abdul Muttalib. Diyan nagtatapos si Abdul Muttalib mga kapatid sa pananampalatay Islam. Ngayon dadako tayo ngayon sa after ni Abdul Muttalib sino? Ay walang iba kundi si Abdullah. Dadako tayo kay Abdullah. So anyway, ito nakita ko lamang sa internet. Ayan, dito sa ano na ito, image na ito. Ayan, makikita natin na isa isinama. Isinama dito lahat pati yung mga sa ni Kathim. Pero iba yung mga pagka-spelling eh. O Ulmukum, anong Ulmukum? Ito, alimbawa, ito Ulmukum. Al-Makwam yun, hindi Mukum. Okay? Jarrar. Eh, hindi mo, wala naman Jarrar doon. Yan ay, walang iba kundi si, tinatawag na, sino yung si Jarrar na hindi? Al-Harith, Al-Zubayr, di ba? Hajjal, Hajlan. Itong Hajjal, Hajlan to eh. Harith. Si Zubayr, di ba? Abdul Kabe. Anong Abdul Kaaba? Okay, Kusim. Anong Kusim? Yan si Kathim siguro yan. Si Gaydak Al-Ghidak. Gaydak na yan. Abu Lahab noon yan. Okay? Burra. Yan. Yung mga sabihin natin. Ano. Kaya mga spelling talaga. Yan. So yung mga kapatid, of course, ay dadako tayo kay panganto kay Abdullah na siyang tatay mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Okay, si Abdullah. Speaking of Abdullah mga kapatid, alam natin si Abdullah ay ama ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang ina ni Abdullah ay si Fatima. So, ang ina, so dapat natin sauluhin na ang ina ni Abdullah si Fatima. Ang ina ni Abdul Muttalib ay si Salma. Okay, Salma. At ang ina ni propeta sallallahu ay walang iba kundi si Amina. So, Amina Fatima Salma. Ito yung mga ano. Lalabas yan sa exam ha? Kung sino itong mga ito. Si Salma, si Fatima, at saka si tinatawag na ano, Amina. Okay. So, siya, ang kanyang ina ay si Fatima na anak ni Amar bin Aiz, bin Imran, bin Makhzum, bin Yaqza, bin Murrah. Okay? So, dito, ang pinaka tumatak sa akin dito yung Makhzum kasi alam natin yung mga Makhzumi, no? Ibig sabihin pala itong si Fatima na asawa ni ano, asawa ni nanay ni Abdullah, okay, na asawa ni ano ni Abdul ni ano sabihin natin na asawa ni Al-Muttalib, okay? Abdul Muttalib ay mula sa tribu ng Makhzum. Okay, kung ating babalikan yung mga Makhzum mga kapatid ay mula sa mga tribong hinati ng Quraysh. Kasi yung nga ang Quraysh ay nahati sa iba't ibang tribo, sa napakaraming tribo, at ang pinakapopular dito ay ang Jumah, yun nga, ang ating, kung ako naalala ko, tribo ng Jumah, tribo ng Saham, tribo ng Adi, tribo ng Makhzum, yan, tribo ng Taim, tribo ng Zahra, tribo ng Qusay bin Kilab, Abdul Dar bin Qusay, diba? At saka
Asad bin Abdul Azza bin Qusay, ito yung mga tribo na mula sa Qusay. Diba? At ganyan din, itong naalala ko, ating babalikan, no? Itong Makhzum ngayon, matribo ng Makhzumi, sila yung mga namamahala, diba? At nagkaroon ng alituntunin sa sandatahang lakas sa mga kabalyero. Diba? Nasa pamamahala at pangasiwa ng Banu Makhzum. Ito yung tinatawag na Al-Qubba. Okay? Ang Al-Qubba, ang ibig sabihin ng Al-Qubba, ay mga alituntunin sa sandatahang lakas at sa mga kabalyero, at ito ay pinangasiwaan ng mga Banu Makhzumi. Okay? So, ibig sabihin, malaking tribo, ang nanggaling niya sa malaking tribo, yung ina, ni walang iba kundi Abdullah, na si Fatima. So, kasi katribo-tribo lang sila nag-aasawa, mga kapatid. At itong si Abdullah, ang pinakamabuti at pinakamatalino sa mga anak ni Abdul Muttalib. Sana all. Masyala siya yung pinakamabuti, siya yung pinakamasunurin, magalang, pinakagalang-galang, no? At pinakamatalino. Bright kaayo. Silang pinaka-bright kaayo nung simula sa anak ni Abdul Muttalib. Siya rin ang pinakamalinis, mashallah tabarakallah. Siya yung pinakamalinis, mga kapatid, sa pamumuhay at pinakamamahal niya sa kanyang mga anak. Yan, the best ika nga among the rest. Sa mga anak ni Abdul Muttalib ay walang iba kundi si Abdullah. At alang duda, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 'di ba, ay pumili siya ng apumili ang Allah Subhanahu wa ta'ala ng isang tao nagmula sa pinakamainam ika nga na pinanggagalingan, 'di ba? Alam natin 'yan. Siya yung tinatawag na siya rin ang anak na kung saan ay itinuro ng mga palaso ng panghuhula na nakatakdang ialay para isakripisyo sa Kaaba. Alam natin 'yan, 'di ba? 'Di ba namanata si Abdul Muttalib na kapag nagkaroon siya na dahil sa doon sa ginawa sa kanya na pabor na binigay sa kanya pangasiwa ng Zamzam, na kapag siya ay nagkaroon ng 10 anak, isa doon sa 10 anak na 'yon ang iaalay. Ang iaalay na ubilang sakripisyo sa tinatawag na Kaaba. 'Di ba? Kung kay mapapansin natin, mga kapatid, noon pa man pala kapag sino yung tinatawag na iniaalay, siya yung pinakamainam. Kaya sa Islam, kapag ikaw ay nagkatay, halimbawa kagaya halimbawa ng tinatawag na Eid al-Adha, nagkatay ng kambing during the Eid, yung Udhiyah, at maging sabihin nating sa Hadi, sa Makkah, nagsasagawa ka ng Hajj, kailangan the best ang piliin mo. Okay? Hindi mo pwedeng ialay batay sa Sharia nakasalituntunin ng hadith ng sunnah na hindi mo pwedeng ialay na mayroong mga depekto. Mayroong tinatawag na mga depekto, 'di ba? Halimbawa, mayroong sakit yung tupa o yung hayop, mayroong sabihin natin na isa sa mga bahagi ng katawan na sabihin natin hindi maganda, payat. Okay? Ano, kailangan pinakamainam. Okay? Kailangan yung sabihin natin mainam. Okay? Kasi noon pa man, yan na ay tradisyon ng mga Arabo. Kaya pinakamainam sa mga anak ni Abdul Muttalib, walang iba kundi si Abdullah. Kaya siya yung paboritong anak talaga ni Abdul al-Muttalib. Kaya naman, nang si Abdul Muttalib ay nagkaroon ng 10 anak na lalaki at sila ay umabot na sa ganap na gulang at nababatid niya, napipigilan siya ng mga kababayan niya, ng mga Quraysh, ay ibinalitan niya sa mga ito ang kanyang sekreto at panata at kanilang tinanggap at siya ay kanilang sinunod. So, ibig sabihin, mga kapatid, na itong mga anak na ito, masyala masunurin lahat sila. Pero the best talaga sa lahat sila ay walang iba kundi si Muhammad, si Abdullah. Di ba? So, nung nalaman na, no, sinabi sa mga anak na ganito, mayroon akong panaginip, mayroon akong panata kasi, ganyan-ganyan. So, walang problema, isa katuparan mong panata. Kagaya nung, masyala, alam mo yung kwento na yan, parang bumalik lang sa kwento ni Propeta Abraham alayhi salam. Di ba? Na yung nga na naginip, na sabihin natin na ialay siya ng, ialay niya si Ismail, din si Propeta Ismail, okay. Di ba? Fa'al ma tu'mar. Di ba? Ya abati fa'al ma tu'mar. O aking amay, sa katuparan mo kung ano ipinag-utos sa iyo ng Allah. Di ba? Napaka masunurin, mga kapatid. Di ba? Sa panahon ngayon, pag ialay ganyan, ay nabuang ka. Talagang bibilanggo ka talaga. At wala naman, hindi naman pwede mangyari yan. Sapagkat yan, sa panahon lang yan noon, mga kapatid, sa panampalatang Islam. Kaya naman ay sinumunod, walang problema sa mga anak niya, sinang-ayon ng mga anak niya. Kaya isinulat niya ang kanilang mga pangalan sa palaso na nagtatakda ng kapalaran at ibinigay sa taong nangangalaga at nagbabantay ng kanilang pinakamamahal ng Diyos-Diyosan na si Hubal. Okay? Na si tinatawag na Hubal. So doon sila pumunta doon sa tinatawag na taong ito. Ngayong mga nangangasiwat
at nagbabantay sa kanilang Diyos-Diyos na walang iba kundi si Hubal. Para doon, isa katuparan yun, tinatawag na araw. So, binalasa, no? Binalasa, hinalo, at inihagis ang mga palasong, yung mga palasong ito, at lumabas ang pangalan ni Abdullah upang siya ang isakripisyo. Upang siya ang tinatawag na isakripisyo na ito na, di ba, alam natin yan, no? Paboritong-paborito siya. Subalit pa paano mangyari yun, hindi pwedeng isakripisyo yung paborito kong ana, mga ganun-ganun. Pero kay Abdul Muttalib, kung sino talaga yung napili, kahit paborito pa niya, ay talagang siya yung dapat na isakatuparan. Kaya ang ginawa ngayon ni Abdul Muttalib ay kumuha siya ng tabak, no? Kumuha siya ng tabak, which is ng razor, siya ay kumuha ng isang matalas na sabihin natin, okay, na kutsilyo o kaya ay tabak, at dinala niya ang bata na walang iba kundi si Abdullah sa Kaaba upang ito ay katayin at isakripisyo para isakatuparan niya ang kanyang kung anong desisyon ng araw. Subalit pinigilan siya ng mga Quraysh, lalo na ang kanyang mga tiyuhin mula sa Banu Makhzum, diba, at ng kanyang kapatid na si Abu Talib, diba, ay sabi na, nahihibang ka na ba? Hindi pwede, paborito natin yan, hindi pwedeng iba na lang. Bakit iba? Diba? Sa mga ganun, so bakit, pag si Abdullah yung pinili ng araw, ayaw ng mga katribo ng mga Quraysh, pati ng mga Makhzum tribe, nagkaisa sila na hindi pwedeng ay alay, siguro pag iba siguro, asasang-ayon sila, kasi nga mabigat sa kanilang kalooban, na iyang iaalay at kakatayin yung kanilang pinakapaborito. Alam natin yan, pagpaborito talaga, mahirap minsan tanggapin. Di ba? Kaya naman, pagkatapos ay, ngayon, ang ginawa ngayon, humingi siya ng payo sa kanila, di ba? At tungkol sa kanyang panata, at sinabi ni Abdul Muttalib sa kanila, so ano ngayon ang gagawin ko sa aking panata? Di ba? Ito yung aking panata. Alam niya, pag tayo ay namanata, kinakailangan niya sa katuparan. Di ba? At ito yung desisyon ng tinataw na araw. Kasi yun ang kanilang nagiging reference, kumbaga, kung ano yung desisyon ng araw. Kasi wala pa sa kanila yung tinatawag na sabihin nating pananampalataya. Kaya naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, siya ay pinayuhan nila at iminungkahi na magtungo sa babaeng manghuhula. Okay? So magtungo sila sa babaeng manghuhula. Ah, sino kaya manghuhula na ito? Anyway, wala nang binanggit kung sino. At hayaan ito ang maghusga sa bagay na iyon. So doon tayo sa manghuhula. Ay noon pa man ay mga manghuhula na. Kaya't iyon ang kanyang ginawa. So ipinag-utos ng manghuhula na ihagis ang palaso para kay Abdullah at sa 10 kamilyo. At sa tinatawag na 10 kamilyo. At kung lumabas ang pangalan ni Abdullah, ay dadagdagan nila ng 10 kamilyo pa hanggang sa malugod ang Panginoon niya. So hanggat hindi, ika nga sabihin natin, no? Hanggat sabihin natin na ano, na hanggat nandun pa na pinili yung ng araw, yung tinatawag na pangalan ni Abdullah, merong kaakibat na yun na 10 camels. Okay? At kapag lumabas na nga ang palasyo para sa mga kamilyo, ay pakatayin ninyo ang mga ito. Diba? So, pinagpipilian doon yung tinatawag na sabihin natin, yung sa isang palaso, kamilyo, 10 kamilyo, tapos sa isang palaso ay walang iba kundi ay Abdullah. Sa tuwing pipili ang pangalan ni Abdullah ay katumbas ng 10 kamilyo hanggang sa pipiliin ng araw ang tinatawag na 10 kamilyo. Diba? So ito ay tumakbo hanggang sa naging sabihin natin hanggang sa lumitaw ika nga ang tinatawag na 10 kamilyo. Ika-sampo. Diba? Ika-sampo mga kapal sa pananampalatayang Islam. Pang-sampong bilang ika nga yun tinatawag na araw na yun. Diba? Kaya 10 times 10 equals 100. So, nagiging 100 na yung tinatawag na kabuuan ng kamilyo na kakatayin. Na kakatayin. Kasi nga ay 10 na sabihin natin, 10 ulit na napili ng araw ng sunod-sunod yung pangalan ni Abdullah. Okay? Kaya hindi siya hanggang tumigil sa pagdagdag ng 10 kamilyo, 10-10 kamilyo at hindi tumatama ang palasyo kundi palaging kay Abdullah hanggang sa umabot ang bilang ng kamilyo sa 100 at sa pagkakataong iyon, ay tumuro na ang palaso o ng palaso sa mga kamilyo at kinatay niya ang lahat ng iyon kapalit ng kanyang tinatawag na anak. Okay, so at iniwan na ni Abdul Muttalib. So, nangyari ngayon, ay kasi noon mga kapal sa pananampalatayang Islam, yung blood money kasi dito, katumbas ay 10, no? Okay, at yun nga, at iniwan ni Abdul Muttalib ang mga kinatay na kamilyo para kainin ng mga tao at mga hayop doon. So noon, ang bayad kasi ng blood money noon, bago pa nangyari yung 100 na yan, ibig sabihin
na nangyari at naganap ang pagbayad ng blood money as equivalent ng 100 camels, mga kapatid, ay sa panahon ni Abdul Muttalib. Okay, sa panahon ni Abdul Muttalib, sa panahon ni Abdullah, nung siya ay, nung siya ay tinatawag na, sabihin natin na, nung siya ay palaso. Okay? Tapos, kasi before noon, ay 10 lang yung katumbas ng blood money. Diba? So, noon, ang bayad dugo o blood money sa mga Quraysh ay 10 kamilyo. Ang pangyayaring ito ay nagbunga ng pagbabago sa halaga ng blood money na karaniwang tinanggap sa tinatawag na Arabia. Kaya pagkatapos, ang pangyayaring ito ay naging 100 kamilyo na. Na noon sila ay nagbibigay ng 10 kamilyo para sa blood money nang maglaon, mga kapatid, ito ay inaaprubahan sa Islam. So, ito'y sinang-ayunan ng Islam at hindi ito tinanggal ng Islam. Kaya naman, ang katumbas ng buhay ngayon, ika nga, sa pangkalahatan ng isang tao bilang blood money, kapag halimbawa napatay ng isang tao ng di sinaanang ano, nang sabihin natin, ng sinasadya, okay? We're talking about ang sinasadya, mga kapatid, yung blood money. Sinasadya, yun yung tinatawag na sabihin natin ay tinatawag na Arabic na term, kapag yung janaya kapag sa crime, criminal case, no, na kung saan dito sa Sharia murder, kisas, ustad, yun, tinatawag pag-aaral ng fiqh, yan po ay janayat, okay, yung tinatawag na bab al janayat, doon pag-uusapan yung mga kaso ng mga crime, murder at iba pa, kahit pa hindi na napatay pero may mga sugatan, may mga katumbas po na ano po yon, na ilang kamilyo po yan, okay, at yung pag-alibaw nasugat niya, depende pa rin yan sa lalim ng sugat, yung layer kumbaga ng laman at saka ng buto at saka ng tanatong na balat, every layer doon sa sabihin natin, doon sa natamaan ng sugat ng isang tao, pag may katumbas yun na sabihin natin na kamilyo. Okay, ilang kamilyo. Kaya naman ngayon, kasi siyempre, sa panahon ngayon, wala ng kamilyo, kumbaga. Kaya kino-convert ngayon yung isang kamilyo as a current price, kung magkano yung presyo ng current price ng isang kamilyo. Halimbawa, pag napatay ng isang tao, nang sinasadya, ika nga, yung isang tao, no? Tapos yung bayad noon sa pagpatay na yon is katumbas ang 100 camel. So siyempre walang 100 kamelyo, i-convert na lang yun sa tinatawag na pera. Kung magkano yung halaga, current price ng 100 camels. Tapos may dagdag pa doon kung depende sa kung paano yung proseso ng pagpatay ng isang tao sa isang tao. Kung pag halimbawa, kung walang sinuffocate lang, ganun, walang mga sabihin at walang mga palya sa katawan, mga physical injuries, walang ganun, 100 camels lang, di ba? Pero kapag may mga physical injuries, pag-aaralan 'yon kung ilang sugat, kung ilang layer, sa so hanggang sa mayroon bang nabuto, ang pinakamaano doon, mahal na dagdag ko kapag dumabot sa buto. Umabot sa kailalima, sa bone marrow, yung sabihin natin yung sugat ng sanhi ng pagkamatay ng taong yon. So, may nung dagdag na sabihin natin na kamilyo at dagdag na presyo bilang blood money o katumbas ng tinatawag sa bagay na yaon. Okay? So, syempre, ang blood money kasi, iano lamang yon kapag, sabihin natin, kapag nagsabi yung pamilya noong nabiktima o kaya nung namatay na hindi na kami hindi namin siya sisingilin ng buhay, kundi sapat na sa amin yung blood money. Diba? Yung sabihin natin yung tinatawag na dam. Na kung kaya, siyempre, kailangan mo kumukhang pera, tapos feeling nila yung manamatay, okay lang mamatay siya, mga ganun mga bagay, pero dyan pa rin yung karapatan nila. Di ba? Subhanallah. Okay, mas kailangan nila ng pera dahil nga sa pangangailangan at sa panahon, di ba? Dahil sa kanilang hanap buhay, wala siyang hanap buhay, kailangan nila yung pera. So, mas pinili na yung pera nila kaysa doon sa, papatayin din. Di ba? Kasi kung papatayin din siya, hindi na kailangan magbabay ng blood money. Diba? Pero kapag gusto nila lang tinatawag na blood money, hindi ma-absorb siya sa kamatayan. At doon, anuhin pa mismo pag sisiyasatin pa mismo yung physical injury at iba pa, at doon yung mga tinatawag na kadagdagan, ika nga, na ibabayad nung taong sabihin natin na gumawa ng krimen. Okay. Depende yan. Yan tinatawag sa Sharia na sabihin natin na
na yung yung korte yung magdedesisyon, ang tawag diyan, nakalimutan ko sa term ng Arabic, meron yan, nakalimutan ko lang. So yun yung mga kapatid. So dito, so noon yun nga ay naging yung 10 noon nagiging tanataw na 100. Kaya ito na na-maintain na ito ng Islam, alhamdulillah, at ito ay naprubahan at until now hanggang sa pagkagulo ng mundo. Ay naiulat na minsan ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na ito ay naitala, no, sa Tariq at-Tabari, ana ibnu adh-dhabihaini yani Ismail wa abahu Abdullah. Ibig sabihin, ako ay anak ng dalawang isinakripisyo. Okay, ako ay anak ng dalawang isinakripisyo at ang kanyang ibig ipakahulugan ay Ismail, anak ni Ismail dahil siya ay nagmula sa angka ni Propeta Ismail, at ng kanyang amang si Abdullah. Kaya siya tinatawag na, sabi natin, offsprings of the slaughtered two, kumbaga, 'di ba? Dalawang isinakripisyo, 'di ba? 'Yun nga, isinakripisyo si Abdullah kasi at saka si Propeta Ismail. So pinili ni Abdul Muttalib si tinatawag na Amina. Ayan, si Amina bint Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab. So lahat po 'to, no? Mapapansin natin itong si ano, yung Wahab bin Abdi Manaf. Lahat ng ito ay mula sa tribo ng, sabihin natin, ni siyempre ng Murra. Okay, ng Kaab, tribo ng Nitluay, no, ni Kaab, ni Fiher, ika nga, 'di ba? So si Kilab naman ay siya, yung kanyang tatay ay si Murra. 'Yun nga, at si Kilab naman ay yung kanyang mga tinataw na kapatid, ayan. Isa na dito ay walang iba kung si mga Surail at iba pa. So meron siyang anak na walang iba kundi si si Kusay, si Zuhra at saka si Kusay, magkakapatid yan. Si Zuhra, doon ang galing yung nanay ni ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sa yung kapatid na si Zuhra na walang iba kung si Kusay, na kung saan doon ang galing si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kay mula kay Abdullah. So makikita mo si Abdullah at saka si Amina ay magpipinsan. Okay, malayong magpinsan kasi nga yung kanilang tinatawag na pinanggalingan ay iisa lamang mula sa tinatawag na si Murra. Okay, si Murra. So si Murra, meron siyang isa sa mga anak niya ay si Kilab. Okay? At si Kilab naman ay isa sa mga anak ni Kilab, si Kusay, na doon ang galing si Abdullah, na tatay ni Propeta Sallam. At isa sa mga anak ni Kusay ay walang iba kundi si Zuhra, na doon naman ang nanggaling naman yung nanay ni Propeta Sallam na walang iba kundi si Amina. So makikita mo, isa lang yung angka na kanilang pinanggagalingan. Okay? So yun nga, at yun nga siya ay pinili ni Abdul Muttalib si Amina upang mapangasawa ni Abdullah, mashallah tabarakallah. Okay? At siya nang siya ay sa panahong iyon ay itinuturing na pinakamabuting babae sa tribu ng Quraysh. Pinakamabuti, kaya mapapansin natin na sila ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagmula sa pinakamabuting tinatawag na angkan. Pinakamabuting mga parents, kumbaga, mga magulang. Mula sa pinakamabuting tinatawag na kaluluan. Mashallah tabarakallah. Diba? So, ganun ka napreserba ika nga yung angka ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga bakit? Dahil sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. So, siya yung pinakamabuting babae sa tribo ng Quraysh kung ang pag-uusapan ay pamilyang pinagmumulan at katayuan sa lipunan. Diba? Yung family status. Ang ama niya ang pinuno ng Banu Zuhra, yung ama ni Amina na walang iba kundi si Wahab bin Abd Manaf bin Zuhra. Okay? Siya yung tinatawag na pinuno, leader, ika nga, ng Banu Zuhra, na binigyan ng malaking karangalan, isang pamilya na talaga namang iginagalang ng karamihan. Sila ay, siyempre, saan sila ikinasal? Since na hindi tayo, hindi tayo inimbita, so sila ikinasal sa Makkah, at doon nagsimula ng buhay, may pamilya. Hindi naglaon ay inutusan ni Abdullah ng kanyang ama na bumili ng dates sa Madina, at doon na ito inabutan ng kamatayan. So isa sa mga narration nito, namatay siya sa Madina dahil sa pag-utos ng kanyang tatay na si Abdul Muttalib na pumunta ng Madina para kumuha ng dates. Sa ibang version ng salaysay, si Abdullah ay nagtungo sa Syria sa isang paglalakbay bilang isang mangangalakal at namatay sa Madina sa kanyang pagbalik. Na iba? Ibig sabihin, na yung mga tatay, yung mga ni Propeta, mayroong history na kumbaga, no, ni Propeta Masallam na dating talagang ulila, no, ulila si Abdul Muttalib ay ulila din, no, ulila siya nung siya nung si Hashim ay namatay at wala pa sa lugar na kinatatayuan ni
ni ano ni sabi natin ni Abdul Mutan, ni Abdul Muttalib, di ba? Kaya naman ganoon din si Abdul Muttalib, namatay siya wala din sa lugar na kung saan kinatatayuan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba? So sila hindi rin naabutan, di ba? So talagang history ng ulila. Subhanallah. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya mga kapatid, sa yun nga, dalawang version kung saan siya, kung paano, at paano siya namatay. Ang mahalaga siya namatay sa Madina. Okay, namatay sa Madina, pero magkakaiba lamang ng version o version pagdating sa anong bakit siya napadpad ng Madina. Ang isa ay inutusan na kumuha ng dates, ang isa naman ay bilang isang malalakbay. Okay. Siya ay inilibing, saan ba inilibing si Abdullah? Siya ay inilibing sa tinatawag na Dar an-Nabigha al-Ja'di. So Dar an-Nabigha, siya ay inilibing sa Dar an-Naji an-Nabigha al-Ja'di doon sa Madina. Hindi ko lang alam kung saan banda part na Madina ito. 25 taong gulang lamang siya noong siya ay namatay. Ibig sabihin mga kapatid, by 25 years old, isa sa mga version nito na yung kanyang pagkamatay, yung edad ng kanyang pagkamatay. So nung 25 years old when he died, no? Nung siya ay tinatawag namatay. Karamihan sa mga mananalaysay ay nagsasabi na ang kanyang kamatayan ay 2 buwan bago ang kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bata pa pala ito si ano, no? Namatay si ano, Abdullah. So 25 years old, mashallah tabarakallah. Na siya tinatawag na sabihin natin ay at saka is nag-iisang anak si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 'Di ba? Alam natin 'yan, walang kapatid, 'di ba? Kagaya ni sabihin natin na of course si Hashim naman ay mayroon siyang mga iba't ibang mga kapatid. Si Abdul Muttalib ay mayroon mga iba't ibang mga kapatid. Hindi lamang siya mag-isa, 'di ba? Si ganoon din si Abdullah, marami din kapatid, 'di ba? Eh sabi ng mga historian, si Abdul Muttalib ay mayroong 10 kunya ko nagkamali kapatid gaya ni Abdullah kung pag-uusapan yung pinagkasunduan ng mga mananalaysay. Subalit ayun nga nag-iisang anak ni Abdullah ay walang iba kundi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di ba? So yun mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So siya ay nilibing sa Dar an-Nabigha which is 25 years old siya nung mga oras na yaon at mayroong mga salaysay na 2 buwan, no? 2 buwan bago ang kapanganakan ni Propeta Sallam, ang ilan ay nagsabi na ang kanyang kamatayan ay 2 o higit pang buwan pagkatapos ng kapanganakan ng Propeta Sallam. So 2 version ito, before and after. Some historian sinasabi na 2 months, no, bago ang kapanganakan ni Propeta Sallam, and iba naman sabi na is after ng kapanganakan ni Propeta Sallam, 2 months or more. Okay, so 2 version. At nang makarating kay Amina ang balita ng pagkamatay ng kanyang asawa, syempre bilang isang asawa, 'di ba, nagluksa si Amina sa pamamagitan ng pagsambit ng makaantig pusong tula bilang paggunita sa pumanaw niyang asawa. So meron siyang tula. Gusto niya marinig ang tula niya? Okay. Wala namang binanggit sa tinatawag na, pero hinanap ko talaga yung tala ni Amina. Hinanap ko yung tula ni Amina kasi walang binanggit yan sa mga aklat. Maging sa Rahik al-Makhtum, hindi binanggit yung tula ni Amina. So nakita ko yung tinatawag na ano, sa tinatawag na sa iba mga aklat, yung tula ni Amina. Kagaya halimbawa sa Tabakat Ibn Sa'ad, at maging sa original na teksto actually ng Rahik al-Makhtum, kasi ang original niyan ay walang iba kundi ay syempre from Urdu din Arabic to iba't ibang mga language. So dito mayroong isang yun yung compose niya naging tula. Okay? Hindi ko lang alam sa ayan oy, paano pa itagalog diyan, pero yan natin. Yan ang tula niya. Ang tula niya ay paano basahin niya? Ganito yan. Okay? Sa unang taludtod, no? Pahalang. Sabi niya Afa janibul bathai min ibabin amin ibn Hashimi. Wajawara lahdan kharijan fil ghamagimi. I'll try to, you know, sa English. Mga talagang English talaga. Okay? Sa unang taludtod, yan, sabi niya, okay, the al-batha, kasi ang al-batha, side of Ibn Hashim was pardoned and it ran into a border outside in al-ghamagim. Okay. Da'at sulmanaya da'watan fa'ajabaha. وَمَا تَرَكَتْ فِي النَّاسِ مِثْلَ ابْنِ هَاشِمِ. Diba? And Manaya called him a supplication and he answered it
and she did not leave among the people the like of Ibn Hashim. Iyon ko lang kung tama-tama yung mga yan. Okay. Ashiyata rahu yahmiluna sarira. Ta'awarahu ashabuhu fit tazahumi. Diba? Then, on the eve of carrying his bed, his companions quarreled with him. Fa'in yaku ghalasul manaya waraibuha. Faqad kana mi'ta'an kathira tarahumi. Diba? If death and his suspiciousness overwhelmed him, he was a giver of great compassion. Hindi ko lang alam kung tama yung translation. Kinuha ko lang sa Google. Anyway, yun yung tinatawag na sabihin natin, yun yung tula, no? Na bilang pagluluksa, okay? Ni Amina nung siya ay, siyempre nung siya ay pumanaw si Abdullah. Okay, so yun mga kapatid. Then of course, at si Abdullah mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay nag-iwan ng napakunting kayamanan. Wala siyang kayamanang naiwan maliban lamang sa 5 kamelyo. 5 kamelyo, isang maliit na bilang ng mga tupa, isang babaeng alipin mula sa Ethiopia na nagngangalang Baraka. Okay, Baraka na pinangalan ng o tinawag na Ayman, di ba? Siya ay pinangalan ng Ayman. So, okay, si Baraka na siyang nag-alaga at nagpalaki sa Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. You know? So, diyan nagtatapos yung tinatawag na sabihin natin salaysay. Ayan. Kwento ni Abdul Muttalib at saka ni Abdullah. And hopefully ay nagkaroon tayo ng mga iba't ibang idea at dagdag kaalaman sa bagay na ito. Inshallah, susunod, pag-usapan natin ang kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam 40 years over prior to prophethood. Yan, mga kapatid. At maraming mga kaganapan sa panahon, ika nga ng yaon, bago naging propeta, ang Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Okay? So, Allahu alam isawa, mga kapatid. Sir, yes, bitin. Yes, ano po? Bitin yung kwento. Hmm. O, syempre, kasi alam tayong oras eh.